Coach Ice. You know? Ayan. Good evening. Yon, nandito Coach na tayo. Mike. Ayan, so good evening po sa lahat na nandito, no? Sa Football Life. No, ito naman tayo sa ating 64th episode, no? Ang guest natin for tonight ay of course, siya yung laging nag-i-interview. Ngayon, yes, naman yung i-interviewin natin. Yan. Laging nagpapakwento. Ngayon naman, siya ang magkukwento. Yan. So, ang guest natin ngayong gabi ay meron na siyang bagong role, no, na nag-start. I don't know if nag-start lang last year, no? At we would like to congratulate this person kasi napaka-successful nung nagawa niya for Philippine football, no? Despite this pandemic, we were able to see live action of football, no? Yeah. Yes. So, napakaganda kasi partner, no? Napakahirap mag-organize ng ganung klaseng tournament na nasa isang lugar lang sila, 'di ba? Tapos maraming protocols na kailangan ipatupad, pero nagawa nilang patakbuhin yung tournament, no? Para i-live at ginawa rin ata sa YouTube, tama? YouTube saka Facebook. Yes. Yes. So, yung guest na naiabot nila ang football sa mga fans. Sa mga fans, 'di ba? Coaches, players. Kasi nakakulong tayo. So, tanungin rin natin ano yung mga challenges ano yung mga sikreto, ano yung mga, 'di ba? Tapos baka may mga tips pa sa atin, 'di ba? Syempre, idol natin, yes, 'di ba? Syempre, so, siya yung ginagaya natin. 'Di ba? Oo. Tingnan nga natin kung nung una, tingnan nga natin kung kaya natin ang ginagawa ng taong ito. 'Di ba? Yes. So yung guest natin ngayong gabi, partner, eh syempre, alam ko malaking bagay rin 'to sa iyo kasi yung ginawa natin dito sa Football Life, eh naka-connect tayo, no, para makatulong at the same time natulungan din yung anak mo. So syempre, of course, magkulong, yes, ko magpapasalamat ka sa kanya kasi itong taong to ay sadyang malapit sa ating presidente, no, na, yes. So itong guest natin ngayong 64th episode dito sa season 3 ay ang walang iba kundi si Cedelf Tupas, no? Yun. So, tatanungin natin siya mamaya, ano ba yung mga... Kukulitin natin, oo, kung ano ba talaga ang simula, paano siya naging, di ba, lodi ng bayan. Yes. Kasi nakikita natin ngayon, tapos very, very active siya sa social media, di ba, pagdating sa sports, hindi lang kasi football eh, pero dito, oo, kasama natin siya, syempre, sa football. Saka ang maganda ng partner, ano ha, open siya nung time na nandun tayo sa course, di ba? Nung ginagawa natin yung season 2, nagbibigay siya sa atin ng mga link para pag-usapan yung tournament. Tapos, yes, yes, yun, yung mga ideas, okay na okay din siya. Ayan, yes, so huwag natin patagalin, no? Pasukin na para pero syempre, kwentuhan. Binabati natin yung mga tao dyan na nanonood sa Football Life. No? Pag hindi pa po kayo pag-like ng FB page namin ng Football Life, huwag niyo pong kalimutan na i-like and follow din yung page namin. And at the same time, meron po kaming YouTube, which is yung Coach Mike TV at saka Aris TV, nandyan yung mga videos ng replay. So, pwede niyo panoorin kung hindi kayo makapanood ng live. Of course, meron din kaming pinagkakabala ni Coach Aris ngayon. Bagong bago. Ano yan? Ano yan? Yung ating pinagkakabala, yung negosyo natin. Ano ko ba? Yung ating online business, no? Pero ito very very bagong-bago pa lang at the same time nakakatulong na sa atin, no, during this time of pandemic. At hindi ko alam 'yan, ah. Sponsor ba 'yan? Meron tayong commercial para doon, no? So mamaya. Yes, mamaya nila malalaman kung ano 'yon. So ayan, nandito yung kaibigan natin si Nestor from Baguio. Ayan, nandito sa atin, no? Ayan. So papasukin na natin. O, meron bang gustong babatiin dyan, partner? Siyempre, babatiin ko yung pumasok si Coach Hans, tsaka si Coach Hans. Hen, Saul. So, huwag nyo pong kalimutan, no? Pwede nyo pong share yung live natin para mas maraming makapanood dito sa ating guest. Ayun!
Ayan Idol! Pala, Idol! Ito yung pumasok si Coach Hans, tsaka si NN, Saul. Yun. Hindi po kalimutan, no? Pwede nyo po share yung live natin. Para marinig mo kami? Yes, yes, yeah. Idol! Tising ko lang kasi... ano eh, kailangan kong i-mute tong isa eh. Sige lang, sige lang, oo, baka... Yan. Hello! Hello, kumusta? Hello! Coach, coach, good evening. Coach, coach, ano, coach ba itatawag natin? O set lang? Coach na lang. Ay, coach. Baka sabihin nila, may ano tayo. Nanibago kami kasi kami lagi yung natingin sa'yo, no? Yung mga tinatanong mo, yung mga ini-interview mo. Ngayon, nagpapasalamat. Ngayon pala, magpapasalamat kami ni Coach Aris, no? Na yes. Pinagbigyan mo kami na makausap naman yung taong bumubuhay ng Philippine football despite ng mga times na medyo nagsastruggle tayo. Lalo ngayong pandemya na walang napapanood, kundi ano lang, konti lang, di ba? Tapos yung football dito sa community natin, eh medyo nahihirapan kasi nga hindi tayo allowed maglaro sa labas. So dahil sa iyo, nabuhayan yung dugo ng mga football players, alam mo 'yon? 'Di ba? Na ano na tawag doon, na nabuang ulit. Nabuang ulit yung mga football players kasi at saka mga football coaches pati yung lahat ng stakeholders ng football. Yan. Well, you know, alam nyo, coach, syempre ano lang naman tayo eh, isa lang tayong player sa maraming kasama natin dyan sa PFL and sa PFF na katukaramay natin, katulong natin sa activities dito. Syempre kami personally, ako personally, persigido talaga ako sa mga programs na gusto naming ma-implement. Lalo na yung ano, unang sabak ko yung ano eh, yung PFL bubble eh, na parang malaking project para sa PFF and PFL. So I'm sure kayo lagi nakasubaybay kayo and marami ding mga football fans na nanood. So ako yung satisfaction ko lang doon is na-appreciate ng mga tao yung ginawa ng team namin because hindi siya madali and kukonti lang kami. Hindi siya ganun karami, no? Kumpara mo siya sa for example yung crew ng PBA na nagco-cover ng PBA, mahigit 100 'yon. Yung sa PFL bubble yung nag-cover ng game, hindi aabot ng 100 siguro. Oo, hindi kasi pwede magparami ng tao eh sa bubble eh. So kailangan limit ng kami, siyam lang yata yung tao behind the scenes kasama yung cameraman tapos yung mga commentator. So ayun, na ano naman na nairaos naman kahit papaano. So at least maraming naka-appreciate. So yun ang motivation ulit para sa next season. Yan yung pag-uusapan natin mamaya, no? Ikukwento mo yung detalye yan, di ba, partner? May portion tayo doon ano na i-share mo yung sekreto. Pero Idol, ano ha? Kasi alam mo naman ikaw yung parang tinitignan natin kumbaga sa paano ba? Kumbaga sa football, parang kami bago kami dito sa podcast ano, tapos sabi parang ikaw yung Maradona, kami yung gagaya ng mga moves. Yung mga moves mo, di ba? Sobra parang naman yun. Yun, guide natin, ganito, sabi niya, ganito yung diskarte niya. Pero mamaya tatanungin namin yung mga tips mo, di ba? Pero sa huli na lang. Mamaya na lang. I-share ko naman. Na lang ito. Ano mas sekreto doon? Maganda rin ano na makilala ka, hindi yung ikaw yung nagtatanong, ikaw yung nakabahan nga ako eh. Report. Kaya magsusorry na kami tapos magpapaalam sa misis mo. Buti nagtatrabaho pa. Yun. So, fast track na lang, no? Sa replay na lang siya si Mako. Oh. Wow. May chance eh, pa. doble ano tayo ngayon kasi since nagtatrabaho misis, eh
tayo nagbabantay ng bata. Nasa harapan ko yung anak ko para. Baka biglang papasok siya, okay lang, pwede. Ah, okay lang, walang problema 'yan. Hindi naman 'yan. Hindi, nami-meet naman namin yung ginagawa mong podcast, 'di ba? Makulit siya. Pumapasok diyan, so nakikita rin namin pag ano. Oh. So, ito ah, medyo gusto namin na maging ano ka, tapos yung mga kinalkal naming mga photos sa Facebook. Grabe yan. Kaya, ano lang yan para merong ano, may bumabati. Katuwaan lang. Partner, may bumabati si Jamer, oh, idol cap, sabi niya. Yeah. Yun, si Jamer, isa sa mga ano natin, magaling nating commentator yan, mga up and coming yan, mga bata, kasi hindi na tayo mabata. Sila naman. Oh, yes, sila naman. Yes, yes. Oh, sige, pwede ka na mag-shout out, ano, si Del, para dun sa mga mati eh. Well, first of all, maraming salamat for having me here. Minsan lang ako na i-interview kaya hindi ako sanay. Actually I prefer to be ano, I prefer to be, you know, ayokong maging ako yung kwento eh. Gusto ko sanay ako na ako ang nagkakwento tungkol sa ibang tao. So hindi ako sanay na ako yung kwento, but I'm glad that I'm able to share my story because hopefully baka meron din katulad ko na, you know, taga-Bacolod ako. Sa probinsya, I dreamt big na makarating dito sa Manila and make a difference sa kung saang field ang napuntahan ko. So yun. And then, you know, lahat na nanonood ng, alam mo, congratulations sa inyo, umabot ako ng 64 episodes, ha? Matindi din kayo, ha? Ang sipag niyo. Ano na to eh? Ito yung kontrata. Kulitan namin ni Coach Aris, no? Si Del, no? Syempre yung nga yung during this pandemic, alam mo naman na walang napagkakabalahan. Siguro ito na lang yung way namin para i-outlet yung hindi paglalaro ng football. Diba? Oo. Di ba? Actually, ako rin nagsimula din ako nung podcast ko nung May yata 'yon because parang naisip ko rin, sabi ko, ang hirap nito. Mahirap kasi and that time, nagtatrabaho pa ako sa Inquirer. So, for everyone's information, siguro alam naman, di ba na, 12 years akong sports writer sa Inquirer. And I cover football mainly. Kaya, yung para sa akin, yung biggest, ano ko pa rin, yun yung biggest, yung pag-cover ng football, yun pa rin yung biggest break ko. Doon ako nakilala ng mga nagbabasa ng Inquirer. So yun, natuwa naman ako na dahil sa nandiyan ako sa Inquirer, nakapagbigay ako ng exposure ba sa football. Yan. Alam mo, idol ka talaga kita, Coach Mike, na pinili mo yung picture na yan eh. Bakit? Alam ko kung saan to eh. I think etong mga panahon na to, nag-ano ako nito eh. Pumunta ako nito sa England. Nag Old Trafford ako. Yung suit ko, sobrang ito pa rin yung para sa akin ng pinaka sa mga memorable moments ng buhay ko na nakapag-nood ako ng game dun sa Old Trafford. Don't worry, marami tayong picture mamaya. Akala mo siguro yun lang. Yan, ano yan, sa Asian Cup yan. Ano nung Asian Cup 2019, no? Nakakatawa yan kasi mag-isa lang akong, syempre, one-man crew, kumbaga. May mga tumulong sa akin dyan, si Pam Puri and Lorenzo Del Carmen, mga kaibigan ko na media din, na nag-cover lang doon. Personal nila. Ako naman, marami akong niraket dito. Tinuhog ko lahat ng TV5 ako dito, nag-inquirer ako dito, tapos gumagawa din ako para sa Askals na mga content. So, ito yung ginagawa ko after every game. Nagsa-stand up ako, gamit yung cellphone ko, tripod. Tapos, pinapadala ko yan sa TV5, sa Sports Center dati. So, ayan. Nakakailang take ako dyan. Nakapagod yan. Minsan, kung saan ako nagsushoot. Yun. Yung mga diskarte. Grabe. Yan ang ano ko. Bagong passion ko. Oo nga Turuan mo naman kami yan. Alam mo kung sino ang magaling? Sino ang magaling dyan? Sino? Sino ang magaling na alam ko? Si Sir Nonong.
Yun pala. Magaling si Sir Nonong dito eh. Nakalaro namin magaling. Si Commissioner Coco Torre ng PFL, magaling din. Bata pa lang naglalaro na. Ako, eto lang, ang sama pa rin ng palo, pero okay lang. Ganun tayo eh. Passion pa rin. Passion lang. Laban lang. Ayun, tapos. Naku! Grabe. Player days. Pumosisyon, ha? Oo. Kagat-labi yan. Mga kagat-labi postura yan. Ano ko yan? Unang, sa Inquirer ako niyan, mga unang buwan ko pa lang yan na empleyado ng Inquirer. May paliga sila. So, syempre, excited ka. No? Pakilala sa mga ka-office mates mo yan, nag-basketball. Champion kami dyan. Champion kami dyan. Yun. Ang ano mo na doon, di ba? Yun. So, may ginawa kaming guide, ano? Parang guide ito na... Ito ako bilib sa inyo, ha? By the way, ha? Yung segment nyo, ha? Sinaano nyo, ha? May... Iba-iba mo. Wala eh, mga... Parang chapsuy lang eh, no? Halo-halo lang yung ano eh. Pero kasi... Yung coaching ano namin, parang inano lang namin eh. Pinaira na namin yung konsepto ng pagko-coach dito. Yung medyo. Ikaw kasi expert ano ba to? C-license ba to? D-license? O ano? E-license? Ganun. Jumble-jumble na, no? Jumble-jumble na. Hindi kasi siyempre, ang purpose din namin ni Coach Aris, eh makapag-educate din when it comes to football. So, kaya yung mga tinuturo dun sa coach education, yung mga tips. Nawala ka, Mike. Nawala audio ni Coach Mike. Oo. Ganun rin, ano? Actually, si Del, kakatapos lang ng day one namin ng C-license blended course. Ah, meron ulit. Oh, day one ngayon. So meron ulit hanggang Saturday. Oh, kanina pa kayo sa Zoom pala. Kaya kanina pa kayo. Si Mike, hindi na nagbihis ako. Nagbihis pa ako para kunwari, ano eh. alam ko yung ano eh, kasi nakwento ni kaibigan natin si Shrocky, di ba? So, ay, oh. So na-enjoy niya rin yung C-license niya last year. Yes. So. Kasi may isang beses yata na nagklase kayo tapos nagkita kami, nag-dinner kami dyan sa BGC. Sa sobrang enjoy namin magkwentuhan. Limang oras kayo nag-dinner at nagkwentuhan. No? Paglabas namin, bagyo na pala. yung mga pauwi ako, nagda-drive ako. Sabi ko, may mga kahoy na natumba dito. Shrock naglalakad sa kondo niya, parang ihipan na yung hangin. Tapos may klase pa siya the next day. Okay si Shrocky, ha? Mike, wala kang audio, ha? So kami muna mag-usap. Wala pa rin. Ganyan. Pag course, alam mo sa course, kasi 20 plus yung mga students. Di ba? May mga nawawala. Pati instructor nawawala. Ganun na. Ano? Meron na? Ayan na. Meron na. O, bumaba. May sponsor na ba yung ano mo? Headset mo, Coach Mike? Mukhang mahina yung... Okay. Sinasadya mo ata, Mike. Eh. Oo, baka meron ibibigay si Cedelf. Kaya sabi ko, baka... Titingnan natin yung mga pangangailangan nitong show na to. Yun! Isulat mo na, ha? Baka mamaya bawiin niya, eh. Ibali, naka-record naman doon. Oh, baka parang hindi recorded, ah. Naka-record. Ayan, bumabati ni Cedelf si Arvin Soliman. Yan. Hi, Sir Cedelf. Thank you. Na-cover ko sa UFL yan, ah. Yan. Sabi nga, Masyadong maagang nag-retire. Pwede pa yan. Sabi nga niya, thank you for helping Philippine football. Kasi yung pag-cover mo nung last time. Ayan, si Noel Villaflor. Nice yan, one. Yes. Taga-Cebu yan. Barkada nila, ano yan. Mga barkada nating writers yan. Matagal na nagsusulat ng football yan. Kasama ko dati yan sa bleachers nanonood ng panaad. Yeah. Sir, good job sa inyo ha for promoting football. Yan. Tapos yan, si June Pusok. Oh, good evening, Coach. Mike, Coach Aris, Cedelf. Ayan. Rex Rojas. Hello, coaches. Hello, Sir Cedelf. Yan. So, yung mga nanonood sa atin, no? Mga interesadong malaman yung mahilig magtanong, siya yung tatanungin natin. Oo. Paano yan? Ikaw na ngayon ang nakasalang. Patay tayo dito. Simulan niyo na para... Okay. Sige. Simulan natin ano sa, syempre, love life. Kasi, alam mo naman sa showbiz.
Diretso na tayo sa pinakamasarap ano na ba? Topic. Partner, yun lang, doon lang tayo iikot. Lahat ng pictures nandun lang. Oo, sa love life lang tayo. Kasi huwag si Cedelf... kayong maniwala ng lahat ng pictures sa social media. Yan ang ano dyan. Yan ang... Huwag kayong maniwala sa lahat na nakikita nyo sa social media. May ibang taong nagkukunwari lang. Oh, dito tayo sa ano. Siyempre, yung tayo sa football, family man tayo, di ba? Eh, ikaw mismo yung halimbawa natin. At sa coaching kasi, technique, marami kaming mga ano. Eh, ikaw, gusto namin kilalanin lalo, ano? Kasi nakikita namin yung daughter mo pag ginagawa mo yung podcast mo. So, bago siya, no? I-share mo naman dito yung kabiyak mo. Itong picture na to. At makilig oh yung mga God. Football fans. Ayos ba? May ano pa, no? May sana, ganun pa rin ako kapayat, no? Ano yan? Si Rachel, yung wife ko, classmate ko yan ng college sa Bacolod. So, yun, after ng college, nagkatuluyan. Actually, nauna siya dito sa Manila, nagtrabaho. Sumunod lang ako. Sabi niya sa akin, kung hindi ka sumunod dito sa Manila, ay hindi na tayo, maghiwalay na lang tayo. sige, sunod na lang ako. Parang may kilala rin akong ganyan ng mga setup eh. Mahirap ang long distance eh, kaya ganun. Yes. So, ito yung mga unang ano namin eh, unang mga taon namin dito sa Manila nung kakalipat namin. Kakalipat ko, ako pala. 26 years old, batang-bata. Pila... Yun, grabe. Batang-bata. Age lang tayo. Age ko yan ngayon, ha? Diyos ko po. Naka-public ba itong mga picture ko? Dapat hinide ko ito. Batang-bata. Ano pa yan eh? Yung pa yung tipong bruskong-bruskong ka eh, no? Condition na kong yun. Madalas pa akong lumabas dyan. Lumabas sa... Yan. Yung... Ayun. So ilang years kayo mag-jowa bago ano? Well, matagal na kami magkaibigan eh. Tapos naging boyfriend girlfriend kami siguro 2005 and then nagpakasal kami 2014. Yun, tagal nga. Tagal na. Oh, mas lumuot 'yan. So may pag-asa ka pa, Coach Mike, ano? May pag-asa pa pala. Meron? Coach Mike ba, hindi pa kasal? Huwag ka maniwala dyan kay Aris, puro ka kumuha yan. Kasal o anald ka na? Ano ba? Wala sa lahat. Wala sa lahat? Wala sa lahat. Okay. Sa numar mo? Tapos, yan. Ito na yung cute na daughter. Si Riley yan, Riley Christian, yan yung... baby girl namin. Ito nung New Year to eh, nakapambahay lang kami. So, medyo simple lang yung New Year celebration kasi syempre naka-pandemic tayo, di ba? Oh, ang hirap naman na magpo-post ka dyan na kung saan-saan ka, ang daming taong hindi maganda ang sitwasyon, di ba? So, medyo naging ano kami, naging modest and simple yung ano, yung celebration namin. Ang dami naming plano for last year na parang babiyahe dapat kami, alam mo yon, and gusto namin ma-enjoy ng anak namin yung pag-travel kasi alam mo naman ako, most of the time nagta-travel ako pero trabaho. But hindi ako masyadong bumabiyahe na parang bakasyon talaga at walang iniisip ng trabaho. So that 2020 was supposed to be the year. Kaya nag-iipon-ipon kami. Tapos yung ipon pa namin mapupunta lang sa pandemic. Ayun na. Ganun talaga. Ngayon nga, yung ipon, naupos na. Wala na. Kailangan mag-ipon ulit. Yes. Yung ano, idol, ano? Yung pagiging, ay, paano ka nagsimulang, ano? Paano ka nagsimulang, syempre, sa media? Graduate ka sa Bacolod. And then so, nag-start ka na doon. Ituloy mo nga yung ano kasi nung bata ako, nung mga
mga 8, 9 years old ako, nakahiligan ko talaga yung sports. So, basketball, volleyball, lahat ng sports. So, itong tatay ko, dinadala ako sa mga laro. Kasi may sikat ang basketball sa Bacolod eh. So, ang basketball dati sa Bacolod, andun yung mga nag-PBA ng mga player. So, ang ginagawa ko, naglilista ako niya ng mga stats. Mananonood ako, naglilista ako ng mga stats. Siyempre, nanonood ako ng live. And then, while ginagawa ko yun, parang nahiligan kong magsulat. Pero, hindi siya until naging high school student ako sa City High. Pareho kami ng school ni Coach Nonoy, Bigitero. Siyempre, ahead siya sa akin ng 50 years. Akala ko, classmate mo eh. Ahead siya sa akin ng 50 years. So yun, sa City High ako graduate ng high school. And then, nagsusulat na ako nun sa school paper. Nag-aral ako sa La Salle Bacolod. And mascom yung kinuha ko. That time, nag-working student ako sa La Salle Bacolod. So, ang trabaho ko dati, alam niyo yung sa Audiovisual Resource Center, yung nag-aayos ng mga overhead projector tsaka LCD para mag-may film showing ang klase. Sila yan maglalagay ng tape, VHS tape yan. Setup. Magsiset up. No? Tapos, ikaw yung magpapahiram ng susi sa overhead projector na cabinet. Yan yung trabaho mo. Siyempre, lahat ng crush ko, inaano ko, no? Yun. Ispatan mo na doon, ha? Tapos, ang matindi pa, kami pa gumagawa ng ID. So, yun, talagang markado yung mga ano. pero yun nga, and then doon ako nag-start then with my journalism career. College pa lang ako. Sila, na-meet ko actually, kasi yung Uni Games, alam nyo yun, yung University Games, doon yun sa Bacolod eh. Yes, usually yes. Doon yun ginagawa sa Bacolod. Naging staff yung mascom class namin. Naging staff siya sa Uni Games na newsletter. Yung parang araw-araw may dyaryo yung Uni Games na nilalabas. Ang naka-assign ako sa football. Women's football. Yun! Yun! Eh di lalo-lalo na. Sapul na si Cedelf agad. Ang naalala ko noon talaga, may isang coach na laging nagmumura. Yun! Sino kaya yun? Green yung sa green. Trivia to. Green and white. Pusado, trivia yun. Teka lang, si Cedelf, merong birit. Sabi niya, hoy, 2 years lang ahead mo sa akin. Good evening, Norman Tijidero. Tapos, oh, gabi. Tapos si Coach Maor Rosen, also bumabati sa'yo. Warmest kids. Oo, naabutan ko si Coach Maor sa Bacolod na nagtrabaho siya sa Bacolod. Saka si Thomas Saluria, yan, mga humabol. Yan. Okay, tuloy. Balik tayo dun sa nagmumura. Ito matindi. Nagmumura, pero panalo na. 20-0 yan. Sabi ko, galit pa rin tong coach na to. Ako naman, parang takot na takot ako lumapit kasi interviewin ko eh, di ba? Sabi ko, baka murahin ako nito. pero sobrang intimidating ng si Coach, Coach Hans Smith yun. Ay, si Hans! Si Coach Hans pala, akala ko iba. hanggang ngayon, naalala niya na parang yung sobrang payat na bata na lumapit sa kanya para mag-interview. Nung Uni Games 2002! Uni Games! Nung, si Cedelf, yung mga time na yan, napakadali lang ba sa iyo nung chance na kumausap ng mga coach? Or hindi rin ganun kadali? Hindi rin eh. Natatakot din ako. Pero syempre, dahil may ID ka, alam mo yun, accommodating sila. But at the same time, parang kabado ka. Kasi hindi pa ako ganun ka familiar sa sport eh. Although, aminado ako. Hindi talaga ako naglaro. And I had to learn the sport while observing it, you know. And then ang laking bagay sa akin, no, si yung binati ko kanina, yung 50 years older higher sa akin, laking bagay ng pag-explain sa akin ng mga concepts ng laro si Coach Norman. So ang tagal naming nag
nagkasama pa kami sa isang opisina niyan. Ang dami naming inuman sa bahay niya, dami na. Yun. Yun. So ang dami naming pinag ang dami niyang nakwento sa akin na parang doon ko na absorb yung knowledge about the game and how it should be played. So spoiled ako sa Bacolod eh kasi alam niyo yung syempre andun lahat ng mga football patrons, 'di ba? Yung mga Yanson, and at that time nung early 2000 si Tony Agustin ng West Negros. So that time pumupunta pa yung mga magagaling na player ng Manila para maglaro sa Bacolod eh to represent either La Salle or West Negros eh. Ganun siya katindi. So grabe to ah. Lumang-luma din to ah. Sa Macau yan, sa Manchester United store yan. So ayun nga, nung nasa dyaryo na ako, tinanggap ako kasi sa dyaryo ng professor ko, pinasok niya ako. Doon ako nagsimula na tumutok sa football locally. So I'm glad that na treat ako sa magandang quality ng laro doon with my school, yung La Salle and West Negros and all those may panaad kami. So usually may laro sa panaad na high level eh, may national open doon, so and may paglaom pa kami dati, so nag SEA Games din. So ang kumbaga, because dinadala do, parang sinalpak na sa akin yung football eh, parang naging in-embrace ko siya, mas mabilis kumbaga. Oo, mas madali sa akin. And then nung na-realize ko talaga na ito talaga yung gusto ko nung nag SEA Games doon, na sobrang puno ng panaad, yung umakyat na sa kahoy yung mga tao, na Europe 20,000 yung nanood sa panaad noon, na Thailand Philippines in first game. Sobrang sabi ko, mukhang ito yung magugustuhan ko talaga. And then inaral ko, tinitingnan ko, nagbabasa ako. Sa Inquirer ako noon. Bali humingi ng tulong yung Inquirer sa dyaryo namin. Na baka pwede kayong mag-suggest ng tao para sa amin, para mag-cover ng SEA Games, para hindi na kami magpadala ng tao sa Bacolod. So, ano nangyari? So, nagpasa ako, nag-submit ako, ako yung nirecommend. Yung boss ko sa Inquirer, surprisingly, nakakaintindi ng football. So, ang laking bagay na parang sabi niya, mukhang marunong ka magsulat ng football ah, alam mo yung laro ah. Yung boss ko pala noon, nagtagal siya sa Hong Kong for 5-6 years siya doon nagtrabaho. Namatay siya recently. Parang nakita niya kasi doon sa Hong Kong football, pagka nilalapak niya sa nilalagay niya sa dyaryo, English Premier League, La Liga, lahat ng liga eh. So nakita niya, sabi niya, ay, pwede ka pala. So ayun, in-extend niya yung invitation. Sabi niya, pag ayaw mo na dito sa Bacolod, pumunta ka lang na Manila, welcome ka doon sa Inquirer kung gusto magtrabaho doon. So ako naman, family inisip ko, because at that time ang I have two younger siblings eh, and medyo bata pa sila, and mahaba yung age gap namin. Nagstay ako muna sa Bacolod, sabi ko dito muna ako, magpagaling muna ako, baka hindi pa ako ready sa Manila, kasi alam ko competitive yung Manila, ang hirap, ang hirap makibagay, ang hirap makisama. So nagpakuha ng kumpiyansa ba? Nagpahinog para pagdating dito sa Manila, sabi ko, ready na ako. So but all the while ang football lumalapit pa rin eh, kasi the year after ng SEA Games, nag-ASEAN na qualifiers doon eh. ASEAN na yung Suzuki Cup qualifiers, bago pinangalanan ng Suzuki Cup yon, Tiger Cup yon, 'di ba? Nag-AFF Championship lang yon dati kasi walang title sponsor. Yung qualifiers noon sa Bacolod. So sinundan ko ulit yung team. No, ito ang mga player nito. Si Villa Phil and James, sila La Chiefy, mga Great Witch. So yung mga nasa SEA Games, parang nandun din sila sa team na to. And then naging kaibigan ko si Coach Aris Caslib. So ang dali lang access sa team.
So eventually, yun ang sinundan kong team. Yun, doon ako nagsimula na talagang, sige, kahit sinabihan ako na yun sa Inquirer, sabi niya, o sundan mo na yung ASCALS, hindi pa nga pa ASCALS yun, yung national team, yung men's national team, para may balita tayo lagi sa Inquirer nila. So, for yun yung ano ko, kahit saan pumunta, isusulat ko lang, tapos papasa ko sa Inquirer, napapublish siya. So, ang laking ano sa akin yun, laking bagay sa akin yun. Kasi, football also gave me my break sa career ko. Yun. Yung time na ano, yung time na nag-decide ka na, o sige na nga, mag-Manila ako, ano ba yun? May nag-trigger ba? Ang dami na nangyari. So, ako naman, that time, sabi ko, sige, ready na ako. But, happy ako kasi nagustuhan ng boss ko yung football. Alam mo yun? Yung parang nakahanap ako ng kaibigan doon dahil mahilig din siya sa football. Supporta. Kumbaga, may supporta. Oh, supporta. Ang laking bagay nun eh. Kasi, back up. Oh, kasi, for example, susulat ka. Eh, bakit kayo papublish to? Wala namang... May team ba tayo? Ganun. Oh, wala. Yung bot ko, diba eh? Sige, sulat ka lang. Labas natin yan. Ganyan. So, very encouraging yung ano, yung signs nun. Hindi ko nga nakwento eh. Yung team pala nila, Chiefy yun, yung sa Suzuki Cup na nag-qualify from Bacolod. Maganda kasi nilaro nila nun eh. Nag-qualify yun sa Bangkok na tournament. Nag-ipon ako. Sumama ako. Sarili kong pera. Wow, ha? Ganun ka passionate, no? Siyempre. Oo. Pero siyempre yung talo. Pero at least yung passion mo na yon, 'di ba? Yun yung nag-bring sa iyo kung ano yung natatamasa mo ngayon, 'di ba? Mm-hmm. Malaking bagay yon, siyempre na mas naaral mo, no? Mas na-expose ka, mas nakita mo kung ano yung mga dapat gawin, anong dapat ikwento, 'di ba? Ano yung dapat pag-usapan. Mm-hmm. Maganda yun eh kasi doon mo makikita yung ano ba talaga yung na-experience ng isang player. Nakita ko din talaga yung mga struggles, coach. Alam mo yung unang laro pa lang pagdating ko ng Bangkok. Unang laro pa lang si Ali Borromeo na ACL agad. Alam mo yun yung that time, yun yung number one defender mo eh, 'di ba? So parang naano ka, 'di ba? Parang grabe naman 'to. Sama na agad yung team. Sama naman ng tadhana dito. Tapos doon nakita ko out of nowhere, pasok si Coach Alvin Ocampo na pumalit doon sa pwesto ni Ali. Ito si Coach Alvin, parang nag-retire na yata ito. Balik lang. And doon ko sabi ko, grabe man to si Coach Alvin. Talagang handa talaga siya to na lumaban. Sabi ko, hindi madali yun ha, na at that level. Yung level dati noon, coach, hindi na ngayon gaano ka, dikit na ngayon eh. Dikit na tayo ngayon sa mga Thailand and Malaysia, kaya na natin talunin. Pero that time, ganun eh. Malayo. Yes, yes. Malayo eh. Ang hirap i-close ng gap noon eh. So, you have to admire yung talagang yung pusong palaban ba ng ng Pinoy na. Grabe ko, sabi ko, hindi pwedeng tambakan, alam mo 'yon. Parang yes. Ayaw pumayag talaga na magmatalo si Coach Anto nandun sa team na 'yon. Si Casas nandun din yata. Sila panahon pa nito nila Zico. Ito yung last yata na tournament ni Zico sa Thailand, yung legend nila na naging coach nila. So these were the kumbaga parang ito yung golden generation din ng Thai football. May era din to na malakas talaga ang Thailand. Ito yung era na
5 ang SEA Games sa championship nila, sunod-sunod eh. Wow. Ito yung core ng team nila. So, yung mga bagay na yon, inaaral ko lahat yun, coach. Yun. Oh. Sabi, ah, ito pala si ano? Ito pala si Sochao, mga ganun. So, tinatandaan ko yung mga player, pati yung mga Thai, pati, ang hindi ko lang masyadong tinatandaan yung mga taga Myanmar, kasi medyo mahirap i-pronounce eh. Oh, pero nakakuha tayo ng magandang resulta doon against Myanmar yung last game. 0-0. Si Casas parang sinapian noon eh. Lahat pinagaano eh. Ang pusa. Oh, ang pusa na ano yun eh. Lahat na save, marami na si save kumbaga. Oo, oh, tapos medyo nag-iyakan doon nung after ng game kasi pwedeng manalo eh. Pwedeng manalo, may last chance na si Ariel Zerudo matakbo dito sa kaliwa tapos kakatback na lang kay ano Chris Greatwich, diniretso ni Ariel, nagmiss. Wow. So hanggang kasi mga dying mga 89th 88th minute na yon, parang pag-akyat namin ng bus pabalik ng hotel, parang sabi, parang alam mo yun, hinayang na hinayang sila yung si Ariel, medyo na naluluha dahil nga dun sa decision na yon. Pero alam mo yun, parang every time may ganun ako nakikita, sabi ko, baka may magandang mangyari ito eventually. Sige lang, ano lang tayo, stick lang tayo dito kasi baka may magandang mangyari. Yun lang din yung paniwala ko nun. May belief ako nun eh. May, sabi ko, may ano to, may aabot din tayo dyan, aabot din tayo dyan. Eh ano pa yun, 2007 pa yun. Wala pa yung, malayo pa tayo dun sa miracle in Hanoi. Malayo pa. Yes, yes. yung ano no, ang nagustuhan ko talaga yung si ikaw mismo nag-invest ka tapos sinacrifice mo yung gagastusin mo. Just to cover, syempre. Ikaw nga nagsabi na pamahal ka na sa football. Ang maganda ron, nakita mo yung hindi pa ganun, hindi pa sumikat yung football. Tapos na observe mo yung nasabayan niya kumbaga. Oo. Nasabayan niya. Nakita mo yung ano. And I think very helpful 'yon when you do your, 'di ba? Nagkukwento ka habang naglalaro yung mga ano, sinishare mo. So ang ganda kumbaga nakakonect. Nakakonect yung mga tao, ano? Saka so, partner, yung time na nandoon siya na sinusundan niya yung yapak, kumbaga parang ganun, yung trail ba. No, makikita niya, madali niyang ikukwento ano pa ba yung mga kailangan i-improve, saka ano pa ba yung mga kailangan ng mga atleta, di ba? Nakita mo mismo yun eh, di ba? Yung mga bagay na yan, di ba? Ano ba dapat? Siguro dapat ganito eh. Pero syempre, magkaiba yung nangyayari sa gusto nating mangyari. Mm-hmm. And sometimes na yun din eh because you're so close and you feel na nakikita mo yung problema eh. Alam mo yung you also learn to understand. Kumbaga sa publiko, nakikita nila resulta lang eh. Nakikita nila resulta lang. So personally, because I know the ins and outs, parang na-realize ko na dapat ipaintindi ko sa publiko na parang hindi proseso to eh. Hindi ganito kadali yung nangyayari eh. Na parang masyado tayong matagal na nagpabaya siguro dahil kaya hindi tayo umaangat agad. Alam mo yun, may mga gaps eh. May mga gaps na makikita ka na hindi mo necessarily masusolusyunan right there and then. Yes, yes. Diba? So yun yung, I think one aspect ng coverage na nag-ano sa akin is yung context ba. Kung ano ang significance nitong laro o ano ang significance nitong performance na to. Kasi yung resulta, isa yan eh. Yung performance ng team, isa rin yan. So, di ba? Is the team making progress? Yes, so, pag hindi nag-progress yung team, edi bulungan mo na yung team manager. Boss, parang hindi tayo. Pero parang, parang wala to ah. Oh, sir, parang nakikita ko sa'yo, no? Hindi ka lang yung tipong nagkukwento ng story eh. Affected ka rin eh, 'di ba? Kasi alam ko. Di ba? Alam ko, nararamdaman ko very affected ka. So, hindi yung tipong trabaho lang sa iyo, which is yun yung maganda, no? Kasi nga ganun mo minahal yung sport ng football, 'di ba? Ganun mo minahal yung nilalaro natin, itong pagpapahalaga natin dun sa sport. Kasi kung tipong ikaw parang trabaho lang, sige, talo kayo, okay na eh,
'di ba? Pero kung talo, hindi affected ka, ano ba dapat mangyari, 'di ba? Pero gusto mong ikwento kung ano ba talaga yung nangyayari na hindi mo pinagtatakbad talaga, na alam mo 'yun, parang masabi na hindi, okay lang yung team pero hindi pala okay, 'di ba? Yung mga mm-hmm. Oh, may ganun nga eh. And ako fortunate ako kasi naging ano nga eh, naging receptive yung nung nakasama ako sa Ascals. Ang laking bagay because dahil sa tagal ko na nakilala yung mga players, Chiefy, sila Ian dati, sila Coach Anto, Ali Borromeo. So parang 'di ba nung kapitan siya, andun na ako eh, nagko-cover na ako eh. So parang kami mismo, parang alam mo yun, hindi ko naman kailangan na banata ng team sa media, 'di ba? Mag-uusap lang naman kami, tapos papaintindihin nila sa akin, ay ganito kasi 'yon. So mas naiintindihan ko ang nangyayari, and then mas na share ko 'yon nangyayari na sa mga tao na nagbabasa. Hindi naman 'yon na tinatakpan ko, pinagtatakpan ng team. Hindi naman 'yon. It's not that. But for a sport like us, for a national team like the Ascals, hindi siya, wala ka sa point na babanatan mo, titirahin. Wala ka dun sa point na yun eh. Kasi you know the struggle of the team. Hindi nga maka wala nga pondo masyado to. Hindi makausap. Kaya natin, di ba? Yes. Let's say, kumpara mo sa basketball, for example, pupondohan ng San Miguel, pupondohan ng Smart. Natural mag-i-expect ka ng resulta. Yes. Di ba? Kasi may pera yan eh. Nag-ano yan eh. Ba't nakita mo na hirap na hirap nga itong mga to eh. Hindi nga makatraining ng maayos. Wala nga field na maayos to eh. Tapos mag-i-expect ka ng resulta. So, hindi yun yung time na yun. Doon ako every time may naisip akong hindi maganda talaga eh. Wala talaga. Naisip ko rin yung bakit hindi. Bakit hindi tayo umaangat agad. Hindi ganun ka bilis yung pag ano natin, advance natin. Pero anong pumasok sa utak mo doon, Cedelf? Anong pumasok sa utak mo doon? Bakit ganun yung ganun kapagal? Well, alam mo, kung na-notice mo lang, coach, sobrang konti ng laro natin nung time na yun eh. Kumpara mo sa ibang team sa ano, sa Asia, sobrang konti natin naglaro. Kaya okay lang sa if you play 6 games yung national team mo, 6 games a year, wala ka talagang mahirapan ka talaga lumibel sa mga ano eh. Kung magpapakita lang yung team mo sa tournament, hindi talaga pwede yun. Hindi talaga masyadong, if there's one thing I've learned sa international, masyadong maliit ang margin for error sa high level. Nakikita niyo yan, yes, diba? Parang siguro kung kalaban mo ang Brunei, nag-backpass ka na intercept, pwedeng hindi ka magulan, di ba? Pero pag nag-backpass ka at Thailand or Malaysia nakakuha ng bola na yan, wala na, tapos na yung laro. So lista na. Oh, may mga yun yung nakikita kong ano eh, na it's a kulang tayo sa experience noon, no? Kulang tayo sa exposure. And wala tayong facility masyado dito sa Pilipinas. Kaya alam mo 'yun, parang ang hirap magpagpunta mo doon. Ang sakit panoorin na natatalo na naman, alam mo 'yun. But you know, nung time na nagtatalo, parang sabi ko, siguro may dadating din 'to. Dadating din 'yung panahon namin, huwag kayong mag-alala. Yung ano? Very thankful kami kasi ikaw mismo na nag-work ka sa sports, nakita mo yung, syempre, sa basketball lahat yung media, pero ikaw mismo sabi mo, ay, ito kakaiba. And ikaw mismo nanggaling sa'yo, ano, naintindihan mo na it's really a long process. Hindi naman siya instant, overnight na ano. So, thankful kami at andiyan ka at ngayon, ikaw mismo yung nag-pupush, ano. Ikaw mismo yung andyan at andito kami to follow. Kasi wala na kaming iko-coach, so mag-aano muna kami. Pagbalik ng ano, iwan ka ulit namin. Focus na kami ulit sa field. Alam niyo mangyayari diyan? Pagbalik niyo sa field, iko-cover ko na kayo. 'Yun. So bawi-bawi. Ano mangyayari diyan?
Malamang paglingon nyo, ay, may camera dito. Ba't may camera dito? Hindi, pero may, partner, di ba, may nagsabi naman na kahit siguro pagbalik ng normal, we will still do this kasi syempre, kahit pa paano, we are sharing already what is new or what is to be learned pagdating sa football. Ayan. Diyan si Riley. Hello! Oh, bate, bata. Oh, bate. Hello, pwede mo, bate. Riley. You can greet. Oh, greet. Hello! Football life. Kailangan ano eh. Hello! Cute. Oh, yun. So, yung game natin. Seryoso na tayo. Seryoso tayo masyado. Siyempre, pasok na namin ang look-alike. Ang kwentong ka-look-alike dito sa Football Life. Ito yung game. Sinabi ko sa kay Coach. Although lumabas. Ito yung game na medyo ka-intriga at medyo kinatutuan din ng mga nagiging guest natin. And minsan ito yung inaabangan din ng mga nanonood dito sa Football Life, diba? Tapos medyo napapaisip sila, sino ba talaga yung kwentong kahawig nitong guest natin? Alam mo, sabi ko, hindi ko nga na-warning si Sir Nonong eh. Sir, baka... Ay, yung interview. Hindi, meron. Sir, ingat ka dyan. Hindi, sabi nga niya, natuwa nga siya dun sa kwentong ka-look-alike niya eh. Pero natuwa nga ba? Natuwa yun. Si actually, sabi ko, pagkatapos niyang ano, sabi ko, tatawagan ko kaya kung kamusta ko kaya guesting. Sabi ko, hindi na, wag na. Tumawag the next day, sabi niya. Okay naman, okay ba guesting ko? Sir, okay lang. Okay. Siyempre, nabuhay si Jackie Chan eh. Kumbaga, pumunta sa Pilipinas. Okay, tatlo lang naman yung clue na ibibigay namin sa'yo, ano? Kasi sikat na sikat ka. Kaya ang unang clue namin ay nasa showbiz or sikat. Mike, pangalawa. Of course, nasa showbiz, di ba? Ayop. Ano? Ginaya mo lang eh. Hindi, sikat. Comedian. Tapos yung isa, exceptional athlete. Yon, oh, pwede na 'yon. Pwede na. Sige pwede na 'yon. Mamaya tingnan natin ha. So yung head sa broadcasting ng PFL, ikaw naman magkwento. Nung narinig mo ba yon or isa ka ba sa na-excite nung sabi nilang gawin natin yung PFL bubble? Well, ako, sobrang natuwa ako kasi syempre opportunity talaga siya na mapakita yung ano eh. Napakita yung kakayanan ng clubs ng organization. Kasi sometimes naiisip natin parang siguro ano kayang ginagawa nila doon sa PFL, diba? So nung nagkaroon ng PFL, parang nakita yung competency ng organization, yung mga tao nagpapatakbo ng organization, and then you know, hindi madali ah, Coach Mike, Coach Aris, hindi madali yung bubble. It's not tight. Riley. Hello. Yeah, not I swearing a mask. Okay. Oh, thank you. Okay. So yun, yan. Diyan kami sa ubiban namin si Direk Glenn and si yung graphic artist natin si Louie. So nung bubble actually, syempre nung pumasok na ako nun sa PFF, kaka-retire ko lang sa Inquirer nun. Usap kami ni Coco, Commissioner Coco.
tsaka si Iko De Guzman ng media officer ng PFF. Laking ang daming coordination na ginawa namin. Kami ni Coco lalo na magkasundo kami dahil taga Bacolod kami pareho eh. So ang laking bagay na nakapag-usap. Oo, and may samahan talaga kami. Magkaibigan kami matagal na eh. So we understand yung expectations ng isa't isa sa in terms of dapat wala kang sablay, dapat wala kang ganyan. So yun yung challenge sa akin kasi dati naman and naintindihan ko din naman ang limitations and challenges. Yung stream talaga hindi talaga ganun kaganda dahil nga konti lang yung camera, minsan napuputol ang connection. So ito yung mga in-address agad. So syempre tawag ko kay Sir Tonong. Sabi ko, "Sir, pakausap naman ako ng kaibigan mo sa PLDT." Baka lakasan ba natin lakasan yung internet sa Carmona, sir, para hindi na tayo magputol, no? Oo, so, kasi, ayun, isingit ko lang, no? Kasi tama ka doon, may pumasok yung mga situation na ganyan. Kasi, for sure, yan din yung pumasok yung mga, alam mo yung mga comment, yung mga, mga hindi magagandang komento. Pero, syempre, paano mo yun, ano yun? Paano mo tinanggap? Paano mo in-address yun? Actually, sinisigurado ko talaga na personally, Coach Aris, Coach Mike, personally, mataas yung standards ko sa sarili ko. No, it is sa tagal ko nagtatrabaho sa media, syempre there's a certain degree of ano, may standard ako na sinusunod for myself. And it goes to all of everything that I do. And I cannot, dinala ko yun sa PFL, parang we cannot settle for less. Diba? Kahit alam natin na medyo minsan gipit ang, you know, gipit ang budget, but we cannot settle for less. Dapat makita ng tao na parang hindi limitation itong kokaunting budget natin para hindi tayo makapag-produce ng magandang coverage. So nabaho talaga. Oo. And you know, may mga pakonti-konting mga incentive ang mga cameraman para gumaling din, and then syempre si Direk Glenn Lopez ang magaling din na director. You know, pag kinakwento ko nga to sa mga kaibigan ko sa broadcast sports coverage, eh, sabi ko, alam nyo, yung per game namin doon sa PFL, ganito lang. Ganito lang yung amount. Diba? Sabi nyo, ha? Paano nyo na, ano yun, na pull off yun, na ganun. So syempre, it's credit to Direk Glenn, to everyone na nag-work, and who actually, you know, they, even the commentators, no, na parang sige, we have to do this together, we have to show, parang nakita na ang maganda lang talaga dito din sa bubble, parang wala nang ano eh, wala nang reklamo, wala nang ano, basta trabaho tayo para maipakita natin sa football fans kung gaano ka mahal natin yung football and paano natin maiangat itong football. And that is that was the standard na gusto namin ma-achieve na hindi naman, kaya nga sinasabi ko eh, you know, si Coco has been getting a lot of plaudits, he's been recognized. Ako, I've been also getting my compliments, pero ang dami doon unsung heroes and people behind the scenes, kaya hindi, you cannot claim credit for everything. And even you clubs eh, you know, the fact that the clubs agreed to play, ang laking bagay noon. So ang daming you don't want to disappoint a lot of people. So and that's why kailangan ano tayo. Siyempre, best foot forward tayo. Siyempre yung mga effort mo yan, 'di ba? Pinagtulong-tulungan ng lahat. Tapos kaakibat niyan yung resulta, eh, 'di ba? Tapos ang maganda doon, yung ngiti na maibalik mo yung football despite of this situation, 'di ba? Kasi yung tao nga eh napaparaning na nga, 'di ba? Ito mo situation itong pandemya talaga, depression eh, 'di ba? Hindi lang naman dahil hindi nakakapaglaro, but depression, walang trabaho, alam mo yun. Alam nyo, Coach, Coach Aris, Coach Mike, alam nyo, ako nagsimula ng coverage eh, nung first day, nung first game, yung ADT versus United. Nung nag-i-intro ako,
Syempre bago doon, hinadal ko yung team namin, yung production team, parang you know, sabi ko, guys, you are part of history. People are going to be watching us, are going to be paying attention, taking a close look. So a challenge sa atin to, and you know, kailangan natin mag step up talaga. So yun yung, and then when I started speaking nung papasok yung mga teams, alam mo yung nag-ano na yung boses mo kasi parang may iyak ka na. Kasi alam mo yung parang, oh God, we're actually doing this. Yes, yes. We're actually doing this. Parang ganun yung ano, overwhelming siya eh, na parang this is for Philippine football. This is for the fans who have na ang tagal na naghintay na magkaroon ulit ng liga. Na and then here we are. And then alam niyo naman ang nangyari, na delay pa konti dahil may mga kaso pa doon sa bubble, 'di ba? Yes, yes, yes. So isa pa 'yon, biglang akala namin nung Sunday na 'yon, sabi ko, "Oy, okay na 'to." Saturday na 'yon, sabi ko, "Okay na 'to, Sunday kick off tapos ganun." Hindi pa kaya na 'yan. Mamaya mo na ikukwento yung challenges na 'yan. Pupunta tayo diyan, pero bago doon, partner, magko-commercial muna tayo. Aba, okay. Oh, may commercial tayo kasi yung commercial ang trivia, may trivia ako, Mike. Yes. Ano yes. ba yung chips na kinakain nung first game? Anong flavor? Oh. Ano, joke lang 'yun. Pero kasi makulit si Riley, commercial muna tayo, pwede kang mag-water break. Ilang minutes ba yung commercial, Mike? More than 1 minute lang naman to. Dito lang ako. Itong commercial natin, ito yung mga bagay na pinagkakabala namin itong partner ko. Ayan, so ipi-play na natin. Tapos may sabi dito, Kuya Sed, anong masasabi mo sa nag-viral mo na commentary nung MPBL? Hindi namin alam yun, ha? Ha? Yung na-viral mo raw na commentary. Oo. Meron ba? Meron. Oh, mamaya. Huwag mo lang ulitin kasi rated PG yun. Baka mapag-urabo. Wag. Ayan, si Agustin Rivas, good evening. Okay, mamaya na kayo. Coach, may gabi. May gabi na. Good evening. I-play lang natin yung commercial. Thanks. Pero pwede ko namang i-explain yon bakit nangyari yon. Wala na ako. Yes. Mamaya na lang. So, ba'y naapektuhan ang tamong problema sa panahon ng pandemya? Pwes, hindi ka nag-iisa! Worry na lang! Dahil kagaya ko, natagpuan ko na ang isang negosyo na makakatulong ng malaki para tayo pag-iisa! Ito ay ang Shabalti Online Franchise! Gusto mo bang i-share kung ano yun? Pwede naman. Ako na i-intro na lang ako. Ako na mag-share. Sige. Go ahead. Okay na? Okay. Okay na. Why? Medyo behind tong commercial eh. Okay na. Ayan na. Tuloy lang. Oo. Ano bang nangyari dun sa viral, ano? Sa totoo lang, sinara ko yung Facebook ko ng ilang araw nung nag-viral yun. Eh kasi, commentator ako sa MPBL, diba? So maraming, syempre kasama yun sa trabaho, diba? Nung mga panahon na yun, madalas talaga ako nagko-comment. Talagang halos araw-araw nagko-commentator ako. So,
siguro dahil sa sobrang dalas mo nang nagtatrabaho, na nawiwili ka, 'di ba? And nasa game, nasa Batangas 'to eh. Nangyari 'to. So itong player na 'to, mag-ano 'to, nagpa-draft na nga sa PBA 'to, tapos sabi ko, naku, nagpa-draft 'to, matatag na naman ako sa mga comment nito. Ako na naman ang iaano nito. Pero kasi, yung word na sinabi ko, hindi ko alam, dito pala, hindi ako ganun ka-familiar. Syempre taga Bacolod ako, 'di ba? Bisaya ako. Ganun pala kalalayo na parang ano? So etong player na 'to kasi, parang tatlong straight na possession, same lang yung ginawa niya. So kailangan as a commentator, kailangan mong mag-isip, 'di ba? Na naku, baka ganun na naman yung sasabihin ko, 'di ba? Ganun na naman. So pinalitan ko. Eh na-carried away ako. Eh nagkamali na sa atin. Tapos nung nagsabi na ako noon, etong partner ko si Coach JB Gayoso, na tatay ni Harvey Gayoso, sabi sa akin. Tiningnan ako, sabi sa akin. I get what you mean, sabi. Sabi ko, sobrang ang matindi nun, Coach, may isa pa akong game eh. May second game pa akong i-call. So, right after that, mga 1 minute later, eto na, cellphone ko, umaapoy na. Nagna ako ng mga kaibigan. Oy, kumpare ko yan! Sumisigaw, kumpare ko yan! Idol! Gumaganon. Kasi, lumabas, national TV yun. End time na yun, walang PBA eh. Yung gabing yun, walang PBA. So, playoff game yun, do or die. Andun lahat. Lahat ng tao nandun. Oo, nakatutok na. Sabi ko, oh my gosh. Eh di tapos yung game, di ba? Siyempre, medyo nawiwindang pa ako. Sabi ko, puta ako sa director ko. Sabi ko, direct, nasabi ko to. Sabi niya, ha? Nasabi mo yan? Kasi siyempre siya, hindi niya rin na ano eh, na tuloy-tuloy rin yung action. Hindi niya rin na notice eh. Tapos kung, di ba, sinabi ko na doon, puta naman ako kay Kenneth Duremde, si commissioner. Kung, sorry, nasabi ko to, ganyan-ganyan. Pinagtawanan din ako. Akala ko papagalitan ako, pinagtawanan ako. So, balik ako trabaho, di ba? Pagka nung nagtrabaho ako, dito na ako nade-demoralize kasi nag-viral na eh. So, nagko-call pa ako ng game, nagba-viral na. So, distracted ako, di ba? Distracted ako na parang pinagtatawanan ka na ano. I don't know, pero medyo amused yung tao. So, wala na akong ano, sabi ko, bahala na. Nag-drive ako pa uwi galing Batangas. Parang hindi ako mapakali. Sabi ko, kasi sa akin kasi, Coach, yung, di ba, sinasabi ko sa inyo na hindi ako sanay na sa akin yung attention. Kaya gusto ko yung game nag-ano, gusto ko mag-cover ng game kasi gusto ko dun, pag natapos ang game na hindi na pag-usapan ng commentator, feeling ko achievement yun ng commentator. Yun para sa akin. Yun yung concept ko. Na natapos ang game, naka-commentate ka, na-enjoy nila yung laro, hindi ka napag-usapan, happy na ako dun. Ibig sabihin na gawa mo trabaho mo. Hindi ikaw yung attention eh. Hindi naman ikaw yung star eh. Yung mga player yung star eh. So, sa concept kong yun, nag-fail ako eh. Sabi ko, palpak ako dun kasi ako yung pinag-usapan after ng game. Hindi dapat ako. So, pero the next day, the 2-3 days later, binalik ako. Sabi niya, si Dev, ikaw ulit mag-ano, commentator ka, ikaw ulit dito sa game 1 ng series na to. So dating ako, 'di ba? Dating ako sa venue. Syempre, yung hiya pa ako kasi fresh na fresh sa utak nila lahat eh. Sabi ni Kenneth Duremde sa akin, si Dev, lapit ka nga dito. Sabi ko, eto na. Sususpindihin na ako. Hindi na ako papakol nito. Sabi niya sa akin, idol, sikat na tayo. Ang galing mo! Yung pala! Sabi ko, akala ko, papagalitan ako. Natuwa pa sa akin. Okay. Alam naman ng tao na hindi mo sinasadya yun eh. Bakit ka nag-aalala? May nangyayari talagang mali. So, okay lang yan. So, yun. Nakaget over naman ako, pero minsan, yeah, malapit na mag-anniversary ulit yon. Every year, pag lumalabas sa memory sa Facebook,
Mag-ano ka na lang muna. Mag-sabatical muna. Mag-pahinga ka muna sa Facebook. Deactivate ka muna, no? Oo, deactivate muna. Ano yan? Baka mag-viral ka ulit ngayon sa game na susunod. Yung susunod na game, ito yung mga tipong moment na maaalala mo, di ba? Tapos merong connection sa'yo, tapos, ano bang ginawa mo dyan? Ano ba yung nangyari dyan? Pero syempre, bago yung mga pictures dyan, bago muna yun. Dahil football. Oo. Dito muna tayo sa... Di ba? Kasi nasa football ka na, di ba? Meron tayong duty foul kasi sa football. Sa basketball, ano yun eh? Oh, you're a monster! Technical foul ata ang call dyan eh. Yellow card ba to? Red card ba to? Ano ba to? Katay. Ang choice mo, katay o kurot. Ganun lang. Okay. Ito kasi yung, di ba, pag merong breakaway yung kalaban, ikaw yung defender. Tinitira. Mag-isa mo. So, ang decision dyan, duty foul na. No. Kumbaga, tactical foul para hindi... Stop mo yung play. Stop yung play. Para ano. Pero pag basketball kasi, technical foul. Dogso ba yan? Dogso. Goal scoring opportunity. Hindi pa siya doon. Red card na yun. Red card. Pero ito, may choice ka pa. Ano? Dahil andyan si Riley. Witness yan. So pag nakita mo yung picture ngayon, mamimili ka lang. Ano, katay ba to o kurot? Yung tipong... Okay. So, katuwaan lang, may ha? May kill or kiss. Meron din? May kill or kiss din? Kill. In English lang namin. Kill or kiss. English lang yun. Kill or kiss. Bahala ka na kung saan dyan. Bahala ka na, ha? Okay. Pero, para itest yung memory. Partner, bago muna yan, batiin natin yung mga pumasok na nanonood kay Cedelf. Ayan, si Alvin Ocampo. Okay. Yun, coach! Yun. David. Congrats! LaSalle Hall of Famer. Oh, yun nga pala. Congrats, Alvin. Congrats, coach. Tapos si Coach David Abeliana, kanina kasama lang natin to sa PFFC. Coach Dave! Ayan. Kamusta? Oh, see you tomorrow, Coach Dave. Ha? May presentation ka pa. Bantay bata din yan. Pareho. Tapos si William si Coach Paula. Rivas. Oh, William Paulo Carpio. Ayan. Thank you. Ricky Enolva. Alan Martinez ang nagbigay ng yellow card saka red card sa akin. Ayan. Si tapos, Rep Alan. Oh, saka si Ryan Torres. Coach Alan, medyo matagal ka nawala, ha? Saan ka nang punta? Nagsabong ka ba? Online. Yan. So, yan, mga nanonood. Si Coach Agustin Rivas. Ayun. Maayong gabi, Coach Boss Cedelf, sabi niya. Kababayan natin yan. Jeff Bacaro. Yes, siya nga tumutulong sa daughter ko. Nagsisend ng tips sa therapy niya. Ito pa si Coach Rivas. Jeff Bacaro, Michelle Javeliana. Ayan. Yan yung mga yun. Mapasok para yun. Sige. Excited na ako sa viral game ni okay. Kill or kiss, tingnan natin. Katay ito. Kurot. Yun Kurot lang, kurot, kurot. Kurot, kurot, kurot. Kurot, kurot. Grabe. Oh, saan ba to? Kailan ba to? Sa ano yan? Sa ito yung 2008 na parang unang-una kong balik sa Amerika. Binisita ko nanay ko. After my coverage, wait lang. Tatay is working. Okay? Nanay ko kasama ko dyan. Yun, no? Safe ko dyan. Safe. Kasama ko dyan. Grabe. Okay, ito. Yan, no? Kilala yan sa football player ng LaSalle yan, si Marty. Marty, yo. Nasa Unigames ano kami, marami lang kulitan lang, mga kasama ko yung mga taga Bacolod ng mga players din. So marami kami diyan, wag kang Pero mahilig parang mahilig ka sa Brazil, no? Kasi nakita ko lang kailan best. Mahilig ka sa Brazil. Brazil ba? And Brazil and Holland. Ah, Netherlands, okay. Brazil and Netherlands fan ako. Yan. Okay, ito. Naku. Yan, parang ito. Grabe, oh. It's just a friend. It's just a friend, honest. Oh. Kurot lang. Kurot. Yan. Ito.
Turot lang din. Turot lang din. Turot, turot. Grabe. Ang dami mong friends! Pero pero yung ano ha, Cedelf, pag sinabi mong kurot minsan, ano lang din yan ha, pwede mong, yung kurot parang, oy, parang gusto ko pa, ano to ha. Ang tagal. Kita nyo naman yung bukod lang. Pag sinabi mo naman katay, parang tipong gusto mo nang itapos. Yeah. Gusto mo nang alisin sa picture, di ba? Okay. Iba kasi yung katay na description ng iba eh. Double meaning kasi dito sa football kurot life. Daw, ikaw Mike talaga eh. Picture lang sa akin. Huwag nyo nang ibabad dyan. Grabe. Ito. Ano yan, kurot din. Kaibigan natin yan, si Bea. Yun. Kailan ko kaya mamimit yan? Nandiyan lang yan. Nagkano yung sa signal. Talent yan ang signal. Ito yung recent na PSA award sa Manila Hotel na ano na inawardan namin si Shrocky ng Mr. Football. Yun, Mr. Yun. Yan yung, yan yung event na yan. Naku, di Shrocky ba ginanito nyo? Oo naman. Oo naman. Hindi oh, naman. Ito. Grabe. Walang kaubos-ubos. Ibang class. Nakasama natin sa trabaho yan. Oh. Ayun oh, CNN. Inquirer, CNN. Oh, tapos grabe. Ano, CBN. Oh, edi ano. Ibang class eh. Kaya gusto naming idol ka talaga eh. Kaya Lodi talaga ang tawag namin sa'yo eh. Pero si Def, nabanggit mo yung sa ABS-CBN. Sige, ano lang yung komento mo dun sa nangyari na pagkasara nila? Well, nakakalungkot. Dami kaming, ako personally, dami kong kaibigan na wala ng trabaho. And sa Bacolod, especially sa Bacolod, mga paklasik ko, ayoko maging political yung show nyo eh, pero pero syempre, alam naman natin bakit eh. Hindi naman yung ano lang, yung simpleng si Mike talaga. Mahilig ka talaga. Alam mo, tingin mo yung Facebook ko, no? Alam mo yung critical ko, no? What's Mike? Hindi rin ako dilawan, ha? Ito, ewan ko, ong kurot pa to. Both yan, both. Grabe, yung tagal na niyan, ha? Sapul ba? Sapul? Oo, no, both yan. Ito yung, ano. Kaya pala sineset up niyo ako, ha? Hindi. Ano lang yun, masang masaya yung tao ngayon na mapapanood nila na ito pala yung, syempre, di ba, usual na ginagawa mo. Buti na lang, hindi nyo nakita yung iba. Actually, tinabi ko yung iba. Sabi ko, huwag na lang itong mga to. Meron pa susunod na game. Meron pang isang game after itong lesson in advice. Akala mo ba? Hindi pa tayo tapos. But anyways, Cedelf, idol. Of course, nasa ganyang industriya ka ngayon. No? May relation na ba niyan when it comes to football or other profession? Ano yung maibibigay mo mga tips or advice or lesson para sa mga nagsisimula? O, nag-brown out ata. Wait lang, pinapreno ko ng ilan ng anak ko. O, di ba? Magpapayaran talaga tayo eh. Nakita ni Riley. Riley, stop that. Nahuli. Nahuli ni Riley yung mga pictures. Nahuli. Nanonood ata this year ng live eh. Personally, sa dami ng pinagdaanan ko from school and and up till now and syempre yung buhay sa Bacolod na medyo cliche siya pero alam mo yon yung hard work napaka critical sa lahat ng bagay. Passion should always be there. Ako, I consider myself very lucky because yung mga trabaho na ginawa ko, gusto ko siya eh. I mean, 'di ba? Konti lang yung tao sa mundo na nagsasabi na gusto ko yung trabaho ko, mahal ko yung trabaho ko, passionate ako sa trabaho ko. Kasi yung iba, nakakaano lang eh, nagtatrabaho lang pero yun, wala naman talaga yung puso nila. So, doon ako follow your passion and yung belief
in something that matters to you. Yung prinsipyo mo kailangan na intact. No, tumaya ka sa prinsipyo mo. Maniwala ka. Maniwala ka sa prinsipyo mo and for what you believe in. Stand up for what you believe in. So yun ang mga nakatulong sa akin and isa rin na nakatulong sa akin, marunong kang makisama. Marunong kang makisama kasi napapadali ang trabaho kung marunong kang makisama. Simpleng mga bagay lang, maging mabait ka lang sa tao, maging you know, wag ka lang magpakita na kahit may narating ka na, alam mo sino ka, 'di ba? Parang you know, you treat everyone with respect and always be humble sa mga tao kasi there isa siguro 'yan sa I think na discover ko rin, you know, sa ditong bubble natin and yung paglipat ko sa PFF and PFL. I discovered a lot of things about myself na parang ay kaya ko pala yung ganito. Kaya ko pala maging leader kahit papaano. Kaya ko pala mag-ano. Kasi sanay na sanay ako na worker and follower. So when I became, you know, someone that is in charge, nakaka-relate ako sa mga taong nandun sa working for me, working with me. So parang kaya ano, naiintindihan ko yung mga feelings nila na parang alam mong medyo mababa ang moral. Andun ka dapat, no? You should be one of them. You have to feel, you make them feel that you sympathize with them. Nandun ka for them. Ako to the point na ako bibili ng pagkain natin. Pero nalabas pa ako ng venue para bibili ng pagkain. So ganun yung mga bit kong pero, lessons. Pero idol, kasi siyempre very siguro iisipin, may isang point din na ginawa ka, no, yung paglipat, no, kasi from inquirer, di ba, bigla kang pumunta at lumipat dito sa bagong trabaho, di ba? So yung part na yan, for sure baka meron ka rin may bigay na tips ba, na kasi writing lumipat ka pero ang tagal mo dito, pero bakit umalis ka tapos lumipat ka, 'di ba? Maraming mga baka may mabibigay kang advice na before you make a decision sa mga ganyang bagay. Ang paglipat ko was sort of pandemic driven din, coach, eh. Parang naiisip ko kasi parang ang hirap ng sports ngayon, eh. Ang hirap ng sports ngayon. So, sabi ko, kailangan kong maghanap ng paraan na mas may impact yung ginagawa ko. Parang, so, na parang ay sabi ko pwede pala dito, pwede pala ako dito, mas may effect din pala ako dito. Kasi sabi nga din ng boss ko sa inquirer, eh, sabi niya papakawalan ka namin basta mas you have to leave football better than where you found it when you found it. So yun ang tumatatak sa akin lagi. Dapat sa isang bagay na puntahan ko, dapat magandang impact ko, magandang positive ang impact ko. So so it all goes together, yung work ethic, yung professionalism, and yung establishing good building relationships with people. So sama-sama yan lahat. Yeah. Ayun. Ako mismo mag-a-attest yung ginawa mo, ano, na pag-inform kay Sir Nonong regarding sa daughter ko. Yung ganun ba? And I think, and I know, na isa lang yung anak ko sa, ano, and alam ko, marami rin. So, hindi naman yung mismong ano, pero parang yung ganun,
di ba? Yung nakikita mo rin yung mga nag-work, nagwo-work under sa'yo, na nahihirapan. Kumbaga, nakaka-relate ka. Yung trabaho mo being a leader, madali na siya kasi yung na-experience mo ba? Tapos alam mo yung approach mo. Di ba? Tapos yun nga, humble ka. Ang daming mga leaders dyan na partner. Successful nga, pero yung mga tauhan niyan sa sama ng loob, kumbaga, ang sakit ng ano, di ba? Lagi may sinasabi. Partner, ang sabi ko nga nung time na yung nag-message si Cedelf sa akin para sa anak mo, sabi ko na na-overwhelm din ako, natuwa ako, no? Kasi sabi ko, yung ginawa natin na pag-post, eh ang bilis nung response ni Papa Jesus, no? At shinare agad ni Cedelf yung opportunity na matulungan yung anak mo at maparating kay Sir Nonong yung information, di ba? But yung ano doon, coach, din I think kaya nga nag-uusap kami nila Miss Belay, ang dami naming ano eh na nag-usap din kami about what do we do going forward eh, kasi we don't want things like that to happen every time na lang eh, na parang pag may ganyan nangyari sa tulad sa doon sa anak ni Coach Aris, nahihirapan yung lalo na pag hindi kaya ng hindi ganoon ka financially well off ang player, di ba? Okay lang 'yan kung merong ano, may extra. But paano kung wala, di ba? So ang I think there it's one area na kailangan tingnan din ng you know ng organization on how to deal with in the future, kasi this is not going to be the first time na mangyayari 'yan. So ang role ko naman kasi kay Sir Nonong, parang pag may nakita akong something na parang room for improvement for in terms of his leadership, sasabihin ko naman sa kanya. And he's very open and very na ina-acknowledge niya yung pag nakita niya, oh, ano, paano ba tayo makakatulong? Yun lang din ang ano eh. Isa rin yun sa paglipat ko, coach. Hindi ako lilipat ng ganun-ganun lang kung hindi rin ako naniniwala sa taong pinagtatrabahuan ko. So, when it comes to Sir Nonong, sabi ko, ako naniniwala ako sa leadership niya. Kaya nandito ako na tutulong ako, talagang front and center gagawin ko lahat para kung may merong mga problema, as much as possible, gusto ko ma-address agad at madiretso sa kanya and malaman kung paano siya makakatulong. So yun yung doon ako nagaano, doon ako na siguro nakakatulong dahil pwede ako ma-forward sa kanya yung mga concerns agad. Yun ang maganda doon. Yeah. Okay. Kasi hindi niyo naman makikita lahat eh, lalo na pag sa social media. Yeah. Ika na eh ano, may bulong, di ba? Oo, may bulong tan. May consultant, sultan at bulungtan. Doon tayo sa bulungtan. Oh, yan. Pero ang maganda lang din kasi sa football, you know, sa mga football community, you know. Nakikinig yung mga tao eh. Alam mo yun? Parang very open ng mga tao to feedback, to criticism. Ako, I enjoy a great relationship even with Mr. Dan Palami sa Ascals. For the longest time, ako, saludo kay Sir Dan sa lahat ng ginawa niya. And personally sa akin, because sinasama niya ako sa mga games ng Ascals, you know, hindi ko to ma-experience lahat kung hindi dahil sa tiwala niya din sa akin eh. And yung pag-seek niya rin minsan ng opinion ko on things. So, yun, hindi lang si Sir Nonong, si Sir Dan din. And then si Attorney Ed din. So, malaking bagay yung ganung mga magkakasama na nakakatulong sa ano, sa development ng sport in dito sa Pilipinas. Yun. Okay. So yun. Magpapakita ka na, partner, ulit ng isa pa, no? Ito na yung pinaka last. Ay, second to the last. Oo, kasi yung mga tanong namin, yung picture na lang yung magtatanong, ano? So may photos kaming ipapakita. Sabihin mo kung kailan ito, sino, babae na naman ano, yan, ha? Huwag naman sana. Memories, kung maalala mo. Para matandaan mo siya, no? Kailangan Grabe, multitasking talaga si Idol, eh. Oo, ganun talaga trabaho. Kaya mo ba yan, Mike? Oo, nasubukan ko na yan.
Oh, pero nagbabate, nagpapabate si Coach Joel Villarino nandiyan. Ay! Coach Joel! Oh. Ayan. So, ito yung game. Isa pang game, Coach Idol Cedelf, ha? Yung game na natin. Last game to, ha? Oo. Ano, bago yung, ano, yung di coaching ay. No, ito yung part din ng coaching aspect, which is tinuturo namin sa coaching course yung 5W1 ano 1H. So pag hindi mo naalala yung activity, yung picture, red card ka. Di pa ako nare-red card buong buhay ko, ah. Oh, yan, kaya, ngayon na yon, ngayon na. Baka dito na. Kasi tinatanong namin dito yung na, player talaga na. Ng football pag may naalala ba siya kung kailan siya na red card. Oh. Kung si Messi tatanungin so, namin. So, ikaw ngayon na. Kung si Messi tatanungin namin, bago lang. Recently lang yung sa kanya, di ba? Yung first. Mm. Oh. Okay, partner. Roll. No. Oh, ito. Grabe. Si Mr. Talagang, President. Ano yan? Pangarap ng ano? FIFA pangarap President. Ng lahat. FIFA yes. President Gianni Infantino. That happened October 2019 sa Sofitel yan. Actually, nabigla ako na nandito pala siya. Tinawagan na ako ni attorney nung gabi na parang mag-invite ng media na pumunta sa Sofitel. So, sumama kami dyan, nag-interview kami kay Mr. Infantino. Alam niyo yung feeling na nung dumaan pa lang siya sa hallway ng Sofitel, alam niyo siya yung FIFA president. May mga ganun pala talagang tao eh. Wow. Yung charisma ng tao na parang paglingon niya pa lang, lingon pa lang, hindi niya kakilala, nag-smile siya sa'yo. Wow, talaga palang, meron pala. May ganun, may star. May star. Lodi, meron ka ng ganun eh. Meron na. Ganun ka sabi. Na ano yun eh, na, di ba, parang football ba, pinaprocess. Yung parang vibe, stardom. Yung vibe. Pinaprocess. Yeah. Si yan, actually, hindi siya yung unang FIFA president na nakapagpa-picture ako. Si unang-unang kong FIFA president, si Sepp Blatter eh. Nung nag-AFC Congress dito. Pero sabi ko, hindi ko masyado ipopose yun kasi maraming guilty Blatter. Maraming scandal ba? Maraming galit dun eh. So, eto, okay to. Okay to. Magaling makipag-usap to. Yan. Next picture. Kita ko ba? Yan, may tiro. Yan. Grabe. May siko pa. Grabe yung sikuhan ah. Grabe yung mga putik yung siko dyan ah. Frustrated basketball player tayo eh. So, ang dahil sa trabaho ko sa media, may mga liga ang media na sinasalihan. So, every year may collegiate press corps na team. So, eto yon yung naglalaro kami sa Araneta Coliseum. So, daming mga kaibigan ko, daming naiingit dyan. Grabe kayo, naglalaro ko sa Araneta Coliseum. Pagkatapos ng UAAP, kami ang naglalaro. So, medyo intense ang mga laban dyan. Kaya kita mo, labas ang siko ko. Intense yan. Tirador pala to, ah. So, naano ako dito, sabi ko, nakakahiya to, ah. Pero okay, kita mo naman. Ito naman yung naglabas naman tayo ng konting ano dyan. Actually, Idol, yung ibang mga ibang kabas ko sa Don Bosco, naging nakakalaro mo eh. Yung iba. Ah, talaga? Yes. Tapos yung si Sir Ren, di ba? Si Paras, di ba? Yun. Ano ko yun? Golf buddy ko yun. Yun. Kasi di ba mga naging player ko yung anak nun eh, sa academy. Ah, si ano, si Ryan, si Ron. Ryan. Hindi na yata sila naglalaro eh. Pero si Nico mo daw ate eh. Kaya pero alam nyo coach, dito lang namin nakakalaro ang mga magagaling na player ah, na mga nag-varsity dati, may mga PBA player pa naglalaro dyan. Wow. Kasi open to eh. Open to for ano eh, pagkasama ka sa press corps, may mga media na kami sa media, kinukuha namin yung mga magagaling na import. So, minsan may PBA player kami dyan na player. So, pagalingan ng import dyan eh. The keeper Abena naglalaro dyan. So, galing. Oh, yung anak ko, football yun. Naman. Yes. Dyan ka muna. Okay. Yun, ito yung share mo na ano.
Si Shrocky. Oo, ito si pangalawa niya na to eh. Itong award na to si Shrocky. Alam mo nung the last few years na naging close kami ni Shrocky dahil nung naging captain siya ng national team, siya lagi ini-interview ko. But nakilala ko rin siya na personally and bumilib ako sa personality ng taong to. Ibang klase. Nag-guess nyo na tito eh, di ba? Yes. Oh. And he is, mahal niya talaga ang Pilipinas. Sobrang mahal niya ang Pilipinas and mahal niya ang Philippine football. Nitong after ng PFL, nag-aayayan mag-golf. Kaso hindi siya magaling. sabi niya sa akin, sabi niya, bantayan mo ako pagbalik ko dyan. Mas magaling na ako sa inyo. Baka si Pahin niya yung bola. Ang problema, lockdown sa Germany, hindi siya makapag-goal, hindi siya makapag-aral. Yun lang. Hanggang ngayon, siguro every week nag-uusap kami ni Shrocky. So medyo naging kaibigan ko na rin. And mahal niya to si Riley, mahal na mahal niya to. Lagi niyang chinecheck sa akin to. Idol, sabi nga ni Shrocky, kasi 'di ba pangalawa niya 'yan eh. Sabi niya tatalunin niya si Elmer Bedia. Kasi sabi ni Elmer Bedia, sino ba ang tatalo o papalitan yung record niya na tatlo, 'di ba? O sabi ni Shrock, ako daw. Sabi niya, siya daw. Kaya ni Shrocky. Yes. Alam mo sa inabot niya sa career niya, pwede niya tayong itsapwera. But napaka-humble na tao. Napaka-humble na tao. Doon ako. Oo nga. Yes. You to think nga, idol, yung nag-take siya nung course. Kasi, sabi nga niya marami daw siya natutunan. Marami siya natutunan from the C license. To think na he's played at the highest level already, di ba? Pero syempre, yung pinag-uusapan dito is grassroots or yung youth level. Marami siyang nakuha na ganun pala yung pagtuturo sa mga ganung level. So, very humble na tao, very humble. Actually, coach, nakwento niya rin sa akin na parang ang dami niyang learnings. Alam mo yun na parang enlightened siya nun sa courses niya, sa course ng clinic niya. And that shows you yung humility niya. Alam mo yun, yung kasi pwede niyang i-impose yung opinion niya doon eh. Yeah. Diba? Dati, yes. Especially sa field, no? Iba yung personality niya sa field eh. Yeah. Kung parang killer siya sa field, pwede niya ma-ano yan eh. Actually, iba siya, coach, Cedelf, iba siya nung time na nasa course kasi ako yung in charge sa grupo nila eh. So yung charge ng sa grupo nila is very open to listen to sa mga kasama niya. Hindi siya yung tipong hindi ako makikinig sa iyo, no? So the moment nagsishare siya, nakikinig yung kasama niya. Pag yung kasama niya nagsishare, nakikinig din siya. Yun yung maganda sa kanya. Napakagaling. Nung nawala si Phil and James, syempre nawala yung poster boy ng football, diba? Bilang ambassador ng game sa Pilipinas, there's no better person to have than Stefan Shrock. Kaya well-deserved tong mga nakukuha niya ngayon. Itong pandemic, na pwede siyang lumipat sa ibang bansa maglaro. But he stayed with United City para tulungan sila. And then, kasi mahirap din yung buuhin yung team na yon kung wala siya eh. Kailangan siya rin yung mag kumausap sa mga kakampi niya na, uy, stay tayo dito, laro tayo dito. So, basic, parang inano niya na rin, sinalba niya na rin yung club na yun. Oh, kasi ang dami rin lumipat eh. Ang dami rin lumipat, di ba? After that championship nila last year, may mga ilan lumipat na eh. I think mga 3 to 4 na ata ng mga players na nasa team niya, lumipat na rin eh. Yeah. So, daming ano. Ay, si boss. Yan. Yun. Ito. Oo, ano ako dyan? Bangko ako dyan. De, pero ito yung pumunta kami ng Dubai for MPBL and si Senator naglaro kami doon kalaban ng mga OFW na players din dati. So ito okay to. Binigyan niya kami ng ayuda dito. Yun, oh. Yun. So, hindi mo ba siya na ano? I mean, naglaro lang sa isip ko, no? Kasi minsan nakakausap mo. Hindi mo ba siya
curious lang na Senator, wala ba tayong chance na makatulong or mag-support sa football or mag-sponsor? Actually inaano to, may nakausap akong close aide niya a few days ago. Kung hindi nag-pandemic, na-invite tong si Sen sa ano, sa charity game ng FIFA. Na-meet ni Infantino to eh. So parang doon dapat kami, doon sana dapat ang approach eh, na nakita niya yung kung gaano kalaki ang football, and then syempre magtutulong siya. But alam mo, being a public servant, ang dami itong iniisip. Nakikita ko yung routine nito. Hindi siya joke. Routine niya. Meeting kami nito alas 5 na madaling araw. Walang tulog. Dati. Sa bahay niya. Grabe ah. Kaya, pero ang hilig nitong mag-basketball, mag-billiards, chess, ganun yan. Yan yung mga favorite sports niya. Sayang, wala yung football. Okay. Yes. So, di ba, Ale, pag na, ano natin, pag medyo... Ano? Mahilot-hilot ba? Mahilot-hilot konti. Wow! Itong dalawa. Wow. Ito yung sa Asian Cup, pre-match press-con ng China-Philippines. Si Sven, tsaka si Marcelo Lippi, coach ng Italy, coach ng England dati si Sven, si Marcelo Lippi, nanalo na ng World Cup yan. Magkaibigan pala sila, they go way back. And then nag-abot sila, parang sabi ko, shucks, parang big moment to ah. Sabi ko, pa 2006 World Cup, nanonood ako sa Bacolod, nakikigulo ako dun sa ano, tapos nandito na yung dalawang coaches na high profile noon. Grabe. Oo, grabe yung feeling na to. Parang in the company of legends ka. Lalo na itong si Lippi. Yes. Medyo nung tumanda siya, medyo hindi na naging maganda yung result ng ano niya, ng credentials niya, dahil nga siguro iba na yung generation ngayon, no? Iba rin yung generation niya, yung hinawakan niya sila Fabio Cannavaro, iba rin yun. Oo. Iba rin yung mga ano na yun. Eh nung sa China, iba rin yung mga kailangan niyang intindihin doon. So, maraming factors, of course. Oo, maraming factors. Si Sven din, nasa tail end na rin ng career niya. No question, mabait si Coach Sven. Lolo, si Lolo Sven, mabait yan. Sobrang bait. pero, hindi tayo nanalo ng isang game sa Asian Cup. Eh. Sayang eh. Yun lang eh. Pero this was a... Ito yung moment na... Ito yung isa sa mga moment na, hala, nandito ako sa kasama nila. Oh, pero to, kwentuhan lang, no? Kwentuhan lang. Ano masasabi mo nung time na hindi nag-start si Phil during that isang game niya, yung game niya against Korea ba yun? I understood the decision. That time, if you wanna play Phil as the number eight na position, I think mobility wise, mahirapan siya. Ang Korea that time, alam mo naman pag ganyan ka level yung team na kalaban mo, no, ng dynamic, daming pattern sa gitna, they could give you problems in so many ways, and they needed a more mobile midfield player. So hindi rin pwede mag-start si Phil as striker kasi nandun din si Javier Patino, mahirapan din siyang i-dislodge yun kasi mas ano yun, mas mataas na level ang nilalaroan nun. So at that point, the coaching staff really had to make a decision. Mahirap minsan mag-decide when you also consider sentiment, kung maging sentimental ka. Kasi si Phil, may mga nagsasabi eh, na he deserved to start because siya ang mga reason na nandyan tayo. Diba? But kung titingnan mo resulta, it actually did not work kasi hindi rin nag-ano. So, but that time, you know, when after kasi ng tournament, ang dami mo nang pwedeng sabihin eh. But at that time, parang it was to me the right decision by the management and the staff na hindi muna.
na hindi muna. Pero kung sabihin mo lang sa akin na football fan lang ako and wala akong pakialam sa resulta, I am just after the moment na ganun, well, by all means, di ba? Bigay natin sa kanya yung armband for that game. But medyo at that time, yung Korea game, may ano pa eh, may feeling kumpiyansa ang team eh. Na parang, oh, baka makakuha tayo ng resulta dito. So, kita mo nga si Schlock, nag-start siya, right back siya nun eh. So, ang daming tactical tweaks muna yung nangyari dun. Yung next few games, hindi ko na alam kung ano nangyari. Okay na yan. Di na. Yun. Nasagot ko ba? Tama ba? Yes. Oo. Talagang maganda yung ano mo kasi nagre-research ka eh. Kumbaga may backup yung mga ano mo? Oo. Hindi tayo pwedeng pumunta sa laban na walang ano, coach. Walang armas. Ito si ano, si nako. Hindi ko maalam bakit nagpa-picture ako dito. Pero kasi napaka-ano nito eh, napaka-interesting na character nito eh. So nagpa-picture na ako. Pag-guest ako sa CNN nito, sa Sports Desk. Nag-a-analyze ako ng mga games doon. And ano, happy nga ako sa CNN kasi kinonsider nila na magkaroon ng football analyst eh. Kung wala, 'di ba? Hindi rin napapalabas sa ano, 'di ba? Hindi rin napapalabas sa CNN. So naabutan ko to si Sen, nagpa-picture na ako kasi mukhang okay naman ang forma niya. Bagay naman yung forma mo eh. Parehas, pwede na. Parehas naman ang itsura. Balita ko ano to eh. Ayan, wow. Yan na yon. Ganda ng picture na to. Yung sa gitna talaga ang pinaka-legend. Yun. Yes! Yun! Hindi. But happy ako na nakasama ko tong dalawang to. Si Phil, na abutan ko yung career niya starting pa lang. 17, 18 years old sa SEA Games sa Bacolod. Na-cover ko lahat ng nakita ko na to umiyak, nakita ko na to magalit, nakita ko na lahat ng nangyari dito sa batang to. And I'm so glad that he's enjoying his life now, no? Nag-move on na siya after football. Although marami pa siyang gusto pa niyang bumalik eventually eh, na sa football. But you know, his heart is always in the right place, no? Mahal niya rin yung football sa Pilipinas. And ang feeling ko dito kasi parang nagpasa siya ng torch dito kay Shrocky sa picture na to eh. Sa akin dinaan, parang. Yes. Hindi, pero nag-ano dyan, syempre dalawang former captains yan ng national team. So I'm proud to be I'm really happy to have witnessed the journey ng dalawang to as players, as ang maganda lang din kasi parang lumaki ako at tumanda ako kasama nitong mga players na to. Eh, maganda daw sa mga samahan namin, yung history, di ba? Oo. Mga plane ride na minsan hindi mo alam kung ano mangyayari sa inyo, alam mo 'yun. Tapos yung mga chicks nila na kinukuwento sa iyo. Ayun. Wala akong alam. Ito. Yan. Ito ba yung present? Oo, present. Si Boss Dan, past and present. Hindi, always present. Always present. Yan, and as I mentioned, si Boss Dan Palami, I owe a lot to him because of his kung hindi sa kanya, walang, you know, he game changer si Boss Dan sa history ng football eh. Whatever happens, his legacy is secure sa ginawa niya. No, he brought with what he initiated in 2010. He has brought so many people together. He has indirectly given people jobs, 'di ba? Nagkaroon tayo, he changed the landscape of football. So with the help of the players and the coaches din. So, you know, props to Boss Dan. You know, ano talaga, kumbaga, ayoko nang sabihin, bro. Baka umiyak ka. Kawawa naman si Boss Dan, ang dami niya ng ginastos. Alam mo yun, yung walang balik, alam mo yun, yung okay pa nga yung ano eh, okay pa nga yung casino eh, pag naglabas ka ng pera, may chance pang bumalik eh. Eto wala eh. Kailangan natin yan. Kailangan natin ng mga ganyan. Oo. And
And yung naalala ko dati yung 'di ba ng yung tagline ng Ask Us na we believe. Yung si Boss Dan talaga walk the talk. 'Di ba? He believed. Kaya nagkaroon ng ganyan. Si Coach Scott Cooper, well, I have a very good relationship with him. He's to me, magaling din talaga na coach, experience and ako kasi nakakausap ko yung mga players eh. And the players speak highly of him. So nagbubunga din yan sa resulta eh. Nakita natin, nag 0-0 sa China. Sa Syria, maganda yung laro. So, slowly but surely, tinututukan nilang dalawa yung parehong may homegrown player na umaangat and at the same time, hindi nila napapalagpas yung mga nasa abroad na Pinoy. So, double team, kumbaga. Balance. So, yun, nakita na natin produkto ng ADT, di ba? Papuntang Thailand na, si Harvey tsaka si Mardiano. So, Minessage ko ngayon, imbitahin ko kaso hindi pa raw pwedeng interviewin. Hindi pa. Pag nandun na sa Thailand, baka pwede na. So, ang maganda lang din talaga, si Coach Scott, tutok siya. Hindi siya yung tipong, dahil nga sa role niya sa ADT, nakikita niya lahat ng player eh. Diba? Nakikita niya lahat. Hindi lang na si ganito, bubulungan siya, kukunin niya, diba? Nakikita niya lahat. So, ang hope ko, eventually, may mga, and I'm sure mangyayari yan in the near future, may mga kasama na coach dyan na local, i-attach dyan sa team na yan. Yan ang maganda. Speaking of tutok, ano, hindi kaya, kasi ina-eye siya to be our TD. Ngayon, hindi kaya mahati lalo yung focus niya kasi he's handling our national team. Tapos magiging TD siya. Ibang ano na naman. Di ba? Well, may mga plans. Din yun, coach, eh. Kasi if siya ang TD mo, siya din yung coach mo, I think makaka-establish ka ng same identity. Streamlined siya down to the grassroots kung anong klaseng philosophy yung football sa Pilipinas and now slowly but surely nakikita ko rin yung philosophy na gusto niya, 'di ba? Yung parang yung ginagawa ng ADT, high press na mga syempre physical, dapat physically talagang prepared ka sa ganung style ng play, 'di ba? So may ganun siyang approach. So kung siya rin yung TD, baka ma-translate niya rin yun hanggang sa baba. Diba? Pero, Idol, ano ba siya? Qualified ba siya doon sa position? Nilalagyan niyo ba ako sa hot seat? Hindi, sabi naman ni Sir. Hello, sabi ni taga-media to. Taga-media to, kausap niya. sabi ni Sir Nong, ano, nire-ready may siya. Ano siya may, I think he needs a few of his credentials na maayos para okay. Para maging okay. Ko nga yan eh. Coach Mike, Coach Harris, sinabi ko sa CNN yan eh. Sabi ko, kailangan niyang kunin yung mga kailangan niya, di ba? Para hindi siya ma, ano, hindi siya ma-anahanin. Actually, tinext niya ako, narinig niya daw yung sinabi kong ganun. Tanggap niya naman. So, doon ako happy kasi, ano siya, open siya to feedback lagi. Kasi realidad naman yung sinabi mo. Isa rin to, textmate ko rin yan. Baka naman pwede mong ano. Oh, may bita dito. Ipag-guest dito para yung siguraduhin niyo sa akin na hindi kayo mauubusan ng English, ha. 'Yun lang. Naglalagyan namin ng bulak dito. ano lang 'yan, ano, Idol. Pag mga ganyan, medyo one week kami hindi nag-uusap ni Aris. Para medyo may baon. May reserva. Medyo mga one week kami hindi mag-uusap para meron kaming baon dun sa English moment. Yun na yung ano, 1 hour lang yung ano, pag English speaking, 1 hour lang yung ano. Pag Tagalog.
Yes. Okay. Siyempre, hindi mawawala ang makulit na Riley. And I look, who's this? Oh. Who's that? Cutie girl. Who's that? I don't know. You ask daddy. Hindi ako niwala. Gawayan ni ano, gawayan ng kaibigan natin sa si Saya Haruda ng ano. Yun. Picture 'yan eh. Ganyan yung mukha ni Riley pag nagagalit eh. So well, eto baby girl ko. Gusto ko rin naman mag-football to pero kung ano lang gusto niya. But ano, mahal na mahal ko to. Yeah. Yun, syempre, pag daddy tayo, yung girl ang ano. Oo, girl talaga. Yes. Yun. Oh, see, that's you, Riley. Hello, Riley. Hello. Yeah. You're so cute. Let's buy the Amazon, ask them to buy toys. Yun, toys. Yes. Yun, cute na, cute. Oh. Yeah. Oy, ba't nasama ito? Bro. Grabe. That's tatay. Dito ka muna, play ka muna. Golf mate mo pala si, ano ah? Si Bob. Si Bob. Sorry, kausap ko nga ngayon eh, nagchat-chat sa akin. Pero, well, si Bob is actually one of the people I looked up to when it comes to, you know, covering football. Eto, mahal niya rin yung football. Ginihintay ko rin siya bumalik sa football. Gusto ko rin siya mag-commentate eh. Si Bob eh. Oh, kasi ramdam ko rin ang energy and ano niya. Yes. Tapos, well, siya nag-introduce sa akin ng golf. Siya nagturo sa akin. Oh. So, okay. Kasalanan ni Bob, lumalaki yung gastos ko dito. Pero eto, niloloko ko lagi to Coach Mike eh, Coach Aris eh. lahat ng tinagtatrabahuan niya nagsasara eh. Yun lang. Trabaho yan sa Meralco, Manila, nagsara. Nagtrabaho yan sa Yahoo, nagsara. Trabaho din sa ABS, nagsara. Sa Rappler. pero isa to sa mga treasured friends ko. Hindi lang kami minsan nag-agree sa mga bagay-bagay sa mundo. Pero magkaibigan kami. Kahit alam niya yan, hindi kami isang opinion, pero nagkakaintindihan kami. Normal naman yun, no? Normal yun. Siyempre. May tampo siya eh. May tampo, di ba? May tampo pa sa football. Yan. May tampo siya. Sabi ko nga, Bob, andito na ako. Hintay ka na namin ni Coco. Tapos tampo-tampo ka pa dyan. Oo, kasi minsan natatag ko siya eh. So sabi niya, wala na siya sa football. So... wag na raw siya itag. Alam mo, sikreto yan si Bob. One time naglaro, may laro PFL. After ng PFL, nag-golf kaming dalawa. 'Di ba? Golf kami. Sabi niya, "Ah, ganda naman ng ano, I'm happy for sila Panhay, ganyan-ganyan, yung player na ng kaya daw." Eh. Sabi ko na nga ba nanonood ka? Kaya nga eh, so Sir Bob, no, sana makabalik ka ulit. Yes, kailangan ka namin. Para mas mapasaya pa natin yung mga football fans at players. Pero matapang si Bob, matapang yan. Walang ano yan. Baka ano, time out lang yun, pahinga konti. Baka lang pahinga lang, Yes. Humirit si Joel Villarino, nakalimutan mo ba na media? Wait lang. Where's cell phone? Ayan, si Boss. Oh, Sir Nonong. Ito yung after ng election niya na napaka-init. Napakasaya. Exciting. It was a very, for me personally, it was a very emotional win considering na pumili, parang ni-risk ko rin yung career ko diyan eh. Ni-risk ko rin yung career ko diyan with my wait lang.
Wait lang. So yung election na yan, napakainit, 'di ba? And tinulungan ko si Sir Nonong sa media side niya. So all's well ends well na nanalo naman siya, and andito ako ngayon, nakatulong ako sa kanya. So kasi ang dami niyang pinangako eh nung nagtumakbo siya ulit eh. So sabi ko, Sir, eh tayo na nga ako doon, kailangan kita tulungan na to pa. Yun lang. So andito ako ngayon, kaya tutulungan ko siya ma-accomplish itong last term niya na na maganda yung exit niya, and mas, and secure na din naman ang legacy niya, pero maganda rin na dagdagan natin. Yes. Tama, correct. tama. Yun. Okay. Ayan na. Dahil makulit si Riley. Ito na. Coaching eye na tayo. Tanungin na natin. Dali lang ko, tsaka kunin ko lang cellphone ko. Kulit eh. Oh, sige. Ayan. So, batiin muna natin habang kinukuha niya yung cellphone niya. O yan, sabi ni Joey Villarino, nakalimutan mo ba na media si Cedelf? Of course hindi, Coach Joel. Siyempre kasama yan sa trick part natin. O, Ambrosio Edades Jr., good evening. O, welcome po sa inyo. Ano? Huwag niyo po kalimutan i-like and follow yung Football Life page natin, ha? Malapit na tayo. Ako top fan ako, ah. Oo. Yun. Malapit na tayo mag 3,000 partner. Oh. Pero alam niyo coach, yung ano niya, yung nung si ano, mami niya o yung ano tita? Niya, yung kasama namin dito sa bahay, napa iniiwan sa akin. Nawala pala yung connection. Anyways, tuloy lang. Okay. Yun, yung ito, ano, kasi kami rin, gusto lang namin gumawa ng, ano eh, gumawa ng ganito ba, habang stop yung football. Actually, totoo yung sinasabi namin nung una, no? Kailangan gayahin natin si, ano, si Lodi, si Delph. Pero partner, ano ba sinabi ni si Delph? Kasi para on the record lang, kasi nag-hang yung sa akin eh. Para ma-record lang natin ulit. Ano ba yung na-share ni si Delph? Hindi, mayabang ka daw, Mike. Oo, oh, alam ko na yun. Huwag mo na ang ano ko dito is yung community ba? Tato eh. Nung nagsabi mga may mga mabasa kang wala na, patay na yung football sa Pilipinas nung wala yung series, nung ano. So parang nakakalungkot naman yun. Ang daming taong nagtatrabaho at pinundar yung kung ano meron tayo ngayon. Hindi naman pwedeng wala lang agad. Yes. Nakakalungkot minsan na, I mean, challenge din yun sa mga taong nagtatrabaho sa football tulad ko, di ba? Tulad yes, natin yes. Na andyan. Pero minsan kasi nakakalimutan natin na parang isang community pa rin tayo, talagang maghatakan tayo pataas. Yeah. Correct. Yes. Diba? Yes. Kasi yun. Importante yun dahil kung hindi natin gagawin yun, sinong gagawa nun, di ba? Wala na, di ba? Kumbaga, ito nga eh, meron ang sitwasyon na ganito, tapos kung tatahimik pa tayo, eh talagang lulubog na, di ba? Mm-hmm. So, yung ano, yung may tanong ako, no, kasi ikaw, batikang ka na, tapos for sure, aside from yung nag-trending na ano, may mga other experiences ka, no?
di ba? Na-experience ka na ano, may nambabash. Ang biruan nga namin nitong si Mike, pag may basher na tayo, meaning pinapansin na yung show natin. So nung nagsisimula kami, wala, walang nagbabash, wala, bakit kaya? Sige, tuloy lang natin. Yung ano ko, alam ko may mga basher ako pero hindi ko lang sila pinapansin. Alam mo 'yun. Marunong din naman akong mag-ano eh, yung opinion lang naman nagma-matter sa akin, yung syempre pamilya ko, kaibigan ko, yung alam kong nasa tama ang intention, mm-hmm. 'di ba? Na hindi lang inaano ka, pinu-pull down ka. But this is a business kung saan lahat tayo under the microscope. Eh. Under scrutiny tayo. Kasama sa trabaho yan eh. Yes, yes. Yung feedback eh. And kung hindi ka, kung hindi mo kaya yung init, eh di lumabas ka, di ba? So, kung hindi kaya yung init, uminom ng horse. Nag-ano rin ako, nakikita ko rin naman, lalo na nung PFL, na ang daming no, dami, dapat ganito, dapat ganito. Hindi kayo na lang mag-director, di ba? Joke lang. Pero ako tinitingnan ko yung mga sinasabi sa akin, sinasabi sa mga ginagawa ko. And I use it para mag-improve, makita yung kung saan ako pwedeng you know, makapag-improve nga talaga. So, ako wala akong problema dyan. Parang, yes, I think isang factor ano yung nung nire-research ko or pinapanood ko yung mga photos mo, yung parang smiling face ka, tapos parang lahat ina-appreciate mo, which is nakikita ko ngayong sarili ko na okay lang yan, basta ano, hindi ko tanggalin yung sense of humor, parang yeah, chill lang ba, enjoyin mo yung ginagawa mo, kailangan masaya lang para yung vibes, alam mo yun, papasok lang yung... Nakakaano siya sa tao eh. Yung disposition mo, nire-radiate siya sa tao eh. So, lalo na sa mga chicks, di ba? Yung mga picture mo, ibang klase. Pero partner, alam mo ba, yung sa ginawa ni Idol, pinatawag din niya tayo para tayo yung mag-host ng Tagalog. Yung? Yung mag-commentary ba? Wawala ka, Mike. Ano ba? Ah, oo. Mag-commentary pero Tagalog. Kaso nasa... ano, course kayo. Oo, nasa course. Oo. Nasa course kayo. So, siguro... baka mag-viral kami. I-experimentuan natin yan next time, Coach. Via Zoom, mag-commentate kayo. Baka mag-viral din kami. Alam mo, yung salita. Wag lang kayo magmura. Now, eto, yan. Na-realize nyo na mahirap ang trabaho ngayon. Medyo may bigat ang trabaho ngayon. Na yeah. Hindi all the time, kailangan mabilis kang mag-isip. Kailangan, ano pa. So, yun ang, yun ang skill. Yung ano nga eh, hindi ko alam kung nabash ako dito, pero nung umiyak ako, nung nag-qualify tayo sa Asian Cup, nag-commentator ako, wala na, pero yun yung bash na wala akong pakialam kasi sobrang happy ko na. Sobrang, ewan ko na ano nyo yun, yung sumigaw ako no nag-goal si Pilyang husband na, kumanon ako, tapos umiyak, hindi ko mapigilan. Alam ka naman, malungkot ka na naka-goal, di ba? pero umiyak ako. Lalong viral na naman yun, pag gano'n. Tapos itong nangyayari noon nung kasi kami ni Coach Anto yun eh tsaka ni Jingham lang nung naka-goal yung Tajikistan 60 plus minutes hindi na ako nagsalita. 8 minuto ako hindi nagsalita, sabi ko eto na naman, matatalo na naman. Tapos nung naka-goal si ano Ingreso, hindi na naman ako mapigilan, salita na naman ako ng salita. Kasi papasok na eh. Tapos nung malapit na yung pito, bago pa yung goal ni Phil, naluluha na ako kasi sabi ko, eto na yun eh, naalala ko yung mga time na nagko-cover ako na wala akong kasama. Alam mo yun? Yung time na panahon nila Chiefy, panahon nila Ruel Jenner, Layanti. So sabi ko,
Wala kang kasangga. Ang tagal na nating inintay ito, makakarating din pala tayo. Aabot din pala. So, yung nakikita mo tapos na andun yung mga tao, puno, yun yung moment, ba? Kumbaga, saan ka nung nangyari ito? Parang ganun. So, nandun ka, kasama ka sa history. So, yun yung lahat ng mga hirap, nawawala pag may mafi-feel kang ganun eh. Diba? Yes. Positive yun, positive. Oh. Kaya nga respect the process, mahaba talaga yung ano eh. Mm-hmm. And mas masarap, hindi yung instant na ano, ito paghirapan muna natin bago yung sarap. So naka 64 episode na tayo, nakailang hirap na tayo, di ba? So, malay mo. Oh, di ba? Pero bigyan tayo ng ano. Sabi mo nga may nagbabash na sa atin, di ba? May nagbabash na pala sa inyo. Grabe naman. Wala, yung nagbabash ini-invite namin. Oo, ini-invite namin para ano, ma-feel niya, di ba? Hindi na siya basher. Okay. Kaya ako mag-bash kaya ako diyan sa ano mamaya. I-bash ko yung episode ko. Ito na tayo sa The Coaching Eye, ano? Tanungin natin kung alam ni Idol yung sinasabi natin na kalook-alike base sa Football Life. So, ang clues natin, Mike, comedian, superstar, at athlete, extraordinary super athlete. Oh, extraordinary athlete. Yeah. Oh, so huwag niyong tulungan si Lodi, si Delf. Hayaan niyo siyang mag-isip. Hindi ko pa nakikita. Walang tutulong sa iyo, kaya mag-isip ka kung sino. Walang clue, hindi ko nakita yung clue. Oh, ang clue namin ulit ay comedian. Dagdagan mo ulit. Dagdagan mo na. Sige, dagdagan. Sikat, nasa showbiz. Idol naman natin to eh, kaya dagdagan mo na. Oh, bahala ka. Oh, magaling mag-basketball. Extraordinary athlete. Yes. Ano ba? Nag-aabang ng help. Wala akong makita eh. Wala talaga. Wala. Talagang ikaw lang mag-iisip. Idol, itong ginawa namin na ganitong part, para sa'yo lang talaga yan. Oo, oh, ikaw lang ang huhula. Oh. Sino kaya? Yung first picture partner, dagdagan mo ng clue. Ah, yung... Ito, tatlo ito, Idol, ha? Yung una, Filipino comedian. Filipino comedian. Yes. TV5. Okay. TV5. Ayan ha. Bukas si ano yun ha. Si Piolo ba nasa TV5 na? grabe. Grabe. Kaya sabi ko sa'yo, mapakataas na ano mo eh. Kaya bilip si Piolo, dalawa lang yan eh. Si Piolo, si Bayani eh. Yun! Pareho nga sila. Yung nakapula si Piolo. Yung nakaano si yung Bayani, straight na ang buhok pa. Oh. Okay. Next. Galing. Muna hulaan. Yung pangalawa. Galing. Itong pangalawa, ano to? Wrestler. International. Action star ngayon. International. Wrestler. Si The Rock ba yan? Oh! Grabe. Galing. Galing ako sa ano, sa mga... Galing, ah. Oh, ito. Itong pangatlo, basketball player. Extraordinary athlete. Huwag naman si LeBron James, grabe naman. Yeah, grabe! 3 out of 3! Grabe! Naniniwala na kami, ano talaga to? Believe kami sa'yo. Media talaga, grabe. Grabe ah. Ayos. Galing. Ikaw ang pinakaunang guest na naka 3 points. Oh, ikaw yung una. Talaga? Yes. Perfect. Unang-una. Oh. Perfect. Wala pang tumulong ha. Sabi namin, huwag niyong tulungan. Oh, sa 2021 saka 2020, ikaw lang ang naka-perfect.
Ibang klase. Ibang klase. History ka talaga. History ka talaga. Sayang, akala ko si Stephen Curry pa naman ako. Sayang. Yeah. Ayun. So, nahulaan. Ang galing, ang galing. Yung premyo mo, bahala na si Mike kung may premyo ka. Ang premyo natin, si Idol ang magbibigay. Ikaw talaga. Ay, oo. Oh, bigyan mo kami. Tingnan natin. Maghanap tayo ng sponsor. Yun. Tuman ko kayo. Salamat. Ay, salamat. Galing, galing. Thank you very much. No? Ngayon, nandito na tayo sa Wish episode. No? Alam ko, marami nang dito nag-guest ang nag-wish parate na matapos na to. Pero marami akong tinanong din na parang 2022 pa magno-normalize lahat. Ayaw dati maging negative, pero tignan na natin to lahat ng nangyayari as something that we have to move forward and be positive, no? At siguro aralin pa natin kung ano pa yung pwede natin maging strength as an individual, no? Pati yung pagsama natin sa family natin at saka yung faith natin at the same time. Ngayon, sa'yo naman, Idol, ano ba yung pwede mong i-share dito sa Football Life na isang wish na gusto mong ang wish ko talaga health and safety na lahat. Ang dami na masyado na maraming nawalan ng ng pamilya, kaibigan, and anak, asawa, kapatid nitong pandemic. Hindi siya madali yung nangyayari sa atin ngayon. Feeling ko nga hindi lang yan sa nagma-manifest sa ang nararamdaman natin yung physical minsan dahil wala tayong ganung financially, hindi tayo ganun ka hindi ganun kadali yung buhay, but mentally and emotionally ang atake sa tao. So more than ever, I think yung faith natin na detest ngayon. So just believe na there's andan si God, and he'll help us get through these tough times. Ang dami kong may wish ako for everyone. May wish din ako para sa football. Ang daming So hoping ako na once na matapos itong pandemic, even during the pandemic, hindi tayo mawalan ng energy, hindi tayo mawalan ng hunger, hindi tayo mawalan ng motivation to do what's good for the sport. So especially sa inyo, Coach Aris, Coach Mike, I admire everything that you do as coaches, but alam nyo, nalulungkot ako because there are so many children and young kids na naglalaro before the pandemic that who may have lost interest sa game. So I hope na hindi mawala yung interest ng mga batang to, kasi dahil hindi sila nakakalaro, mahirap . It's easy, masabi mo lang lagdagan mo sila ng bola diyan, magsi-skill sila, laro sila. Pero iba pa rin na nakaka-compete sila at nakaka-interact sila sa mga kakampi nila. Yun ang experience na priceless for them. So it's a team sport. So you get all the joy and fun when you play with other people. So yun. Sana itong last 2 years, last year na wala hindi nakalaro mga bata, andun pa rin yung interest nila. Kasi hindi natin mararamdaman ngayon yan, but eventually we will feel that there was a gap of one or two years na yung development ng mga players natin natigil. Ang laking hindi natin mararamdaman yun ngayon, kasi siguro 5-6 years from now mararamdaman natin yan. Saan tayo nagka-pandemic, hindi nakalaro tong mga batang to. So diyan na delay yung progress nila. So even the progress, just to keep them interested in football, because syempre yun yung future yun doon natin yung future ng sport dito. Yeah. Nasa grassroots ng mga kabataan.
True, true, true. Ayan. So, diretso na natin, no? Kasi lahat ng guests na itatanong namin dito. Para sa iyo, idol Lodi, ano ang football? Football is life. Sorry, kailangan kong agawin yung ano niyo, yung hiramin ko muna yung football life. Football is life. It is it mirrors yung nangyayari sa buhay natin kasi you know ang daming challenges, ang daming pagkakamali din and pag naka-score ka, naka-goal ka, yun yung milestones mo sa buhay mo. So diyan yun yung kung anong goal mo, yun yung mga achievements mo sa totoong buhay. So ganun din. Kung anong mga yellow card mo, yun yung mga palpak mo din sa buhay. So, yun. Parang ano eh, parang ganun ang, ano ko, being someone who works in football, I cannot not mention that hindi ko ginagawa yung buhay ko with the sport. Hindi ko siya pwedeng hindi i-link. Because this is what I'm here for. Ito yung purpose ko eh. I found my purpose here sa helping the football community and helping it grow. Yun, napakaganda ng sinashare mo na yan, no? Kami na-inspire, no? Na ipagpatuloy pa itong kakulitan namin dito sa football. Oo! Tuloy nyo lang! Tuloy nyo lang. Hindi siya ano eh. Hindi siya. You have to keep the conversation going. You have to keep, ano. Kaya nga, sinasabi, minsan may nagtatanong sa akin, ano, okay lang ba sa'yo na, bakit ako sasama ang loob na may maraming nag-ano dyan? Eh, mas masaya nga na marami kasi ang daming pinag-uusapan ng mga tao, ang daming napapanood. Yes. Lalo na ngayon na nagpapahinga ako. Gusto ko na mag-focus sa trabaho ko. Yun. Kasi pag PFL bubble na naman, naku, araw-araw naman ako sa live sa Facebook, Diyos ko po. O yan, siyempre, bago mo, partner, bago ba kalimutan ni Idol Lodi, yung tip niya, hindi pa niya nasi-share sa atin. Sinabi na niya kanina nung wala ka. Okay, wala ako doon eh. Nawawala maging ako, humble ka daw. Yun lang yung message niya sa'yo. Dapat ka maging humble. Ikaw rin. Oo. Ikaw. Masyado ka. Ito, 9:19. Talagang ang sarap ng usapan pag si Idol talaga yung kakwentuhan. Ang daming matututunan. Pero siguro hindi lang ngayon, ano? Maraming opportunity para ma-invite ulit natin siya. Eh, natsambahan natin na hindi siya busy. So, sir, maraming salamat at pinaunlakan mo kami dito sa football life na ano, ito, ginagaya lang namin yung mga ginagawa mo, ano, para din may ginagawa kami. Tapos yung mga football people, personalities, yung mga legend na syempre napabayaan or kumbaga, ewan ko kung anong nangyari din, kinakamusta namin. So, thankful kami sa'yo at andyan ka sa taas with PFF, syempre yung marketing, yung ang galing ng ginagawa mo kasi yun siguro, ano, yung kulang before. Yung kailangan nating kung merong tao na kailangan pasikatin para may iniidolo yung mga kabataan natin, di ba? Yung mga ganun. May team tayo dapat na pinopromote, yes. Pinag-uusapan. Meron tayong, di ba? May tinitingala, ina-idolize yung mga tao. Yung unang-una kong ginawa eh, na parang unang-una kong sabi ko, kailangan natin gawa ng mga profile, mga player na to. Kasi kailangan ng mga o sino man nanonood, mga bata, na nakikita nila na parang tulad din to ng bata kayo na yes. Nag-dream lang din na mag-ano ng football kasi may liga tayo eh. May liga tayo eh. Pwede tayong football can actually be a career option for young children ngayon. Hindi siya gaano ka option dati.
Yes, diba? Yes. Pwede mo lang siyang gamitin as a way to finish study. School. Study. No, as a way to study na I'm sure na ginawa nyo. But there is a level na pwede pa. Pwede. More than pwede than tayong mag, ano, mag... Pwede pa mag-progress. Oh, mag-progress. And eventually, you know, representing the country na ano... kung titingnan mo, Coach Mike, Coach Aris, we did not have this... Kung hindi lang matibay-tibay ang infrastructure natin with yung nangyari, itong pandemic na to, totally na-wipe out tayo. Not na-wipe out ang liga, na-wipe out, di ba? But because ang daming ang... daming ang may structure and maraming natuto over the last 10 years sa mga hindi, you know, hindi magandang nangyari, hindi mga missteps. So, kaya nandito pa rin tayo ngayon. Natutunan natin yung mga lesson na yon. Ginagamit natin ngayon. Hindi natin nahayaan na lumubog ang liga, di ba? So, yan. Yan ang maganda dito sa football ngayon. Yun, yung mga bagay na yan, mahalaga yan para sa atin lahat. Yan. So, again, ako, maraming salamat. Pasensya na kung nilabas namin yung mga secret pictures. Kay Mrs. na lang, regard sa kanya. Hello po, okay, salamat. Okay lang yun, saan ba ako ngayon? Oo nga eh, nakakaingit yung mga ano... Okay lang, okay lang. Sige. Matagal na 'yon. Wala. Puro yung mga picture niyo, puro throwback eh. Yes. Siyempre, ganun lang 'yon. Nakikita lang yung ano ba, yung history. Puro to. Okay, so Coach Mike, Coach Ari, salamat ah. Yes. Malaking bagay 'to na sa akin personally na nakaka-share ako ng story ko. Nga, sinasabi ko kailangan minsan i-embrace namin. Ako personally, minsan nag-aano pa ako, nag-aalangan pa ako. Sabi ko, ano kaya ako, ano ko sa community? Ano ako community? So dapat, sabi ko, siguro kailangan ko na i-embrace ang role ko na being one of the people na key sa ginagawa dito ng PFF. So kailangan natin gawin and you know, it's through these programs nakaka-share ka ng awareness. Yeah, actually, idol, kaya namin ginawa rin itong Football Life. Yung nga, para i-recognize yung efforts at yung ability ninyo na nakatumutuloy. Hindi, Coco, ba na guest nyo na? Hindi pa. Oh, naka-schedule yung last time kaso sobrang busy nung bubble. Wala. I-guest nyo na ulit. Nasa yeah. Bubble. Yan. Yun, yeah. Oh, sige, i-tap ulit. Yun yung time na biglang may mga nag-positive. Ang sabi kaya niya kasi kinancel sa, namin. Ang sabi niya kasi sa akin noong time na yon is yung nga, may mga problems. So, okay lang. May cases pala noon. Medyo mabigat nga yun. Lahat kami naka-ano na. Red alert. Okay. So, again, thank okay, you very thank much. You. Thank you. Thank you. Thank you, ha. So, see you around. Salamat, Coach. So, ingat. Bye-bye. So, happy Valentine's. Advance. Sige, Coach. Okay, so thank you very much sa lahat ng mga nandiyan sa Facebook Live natin, no? Nagpapasalamat kami for staying tuned and mahabang kwentuhan pa rin, no? Kasi maraming pwedeng itanong pero at least marami siyang na-share sa atin. Correct. And yun, I think yung tatlo, ano, yung passion. I think simple lang yan, yung passion sa work, yung prinsipyo, tapos yung humility, yung tatlo na yon. Kaya napunta rin si Lodi dyan eh. Yeah. Diba? Sabi nga niya, hindi niya ine-expect. Kaya lesson for us, tayo, yung mga new coaches, players, or kahit anong aspeto man ng... gawain or buhay na gusto nating pasukin yung okay. Tatlo na yun na binitawan, no? Di ba? Okay. Kaya swerte na naman tayo at napagbigyan. So kaya, thank you. Kaya partner, maging humble ka ha. Ikaw, sa'yo yun. Ano ka ba? Maging humble tayo parate. Importante yun. So again, thank you very much. So sa mga gustong maging partner namin, ha, ng aking partner dito sa Football Life, so, pag nakita niyo yung commercial namin, i-message niyo lang kami pag interesado kayo. Alright? So, again. Sinong next guest natin? Ang next guest natin, wait.
Ang next guest natin on Thursday ay si Attorney Eroy. Yeah. Yun, isa rin yan, PSC. Yes, so pag-uusapan from natin. From Davao. Yes, so pag-uusapan natin yung mga magagandang points pagdating sa football, siguro kung paano siya nagsimula at kung ano pa yung pwede niyang share pagdating sa loss, no, at saka sa football per se. Yeah. Right, so okay. Again, partner, good evening. Thank good you. Night. Good night, at we have a long day tomorrow again for our PFFC Day 2. So sa mga coaches na nandiyan, wala pang lisensya, kumuha na po kayo ng lisensya at mag-apply lang po kayo sa PFF para makakuha kayo or makuha niyo yung schedule ng courses natin. Pero of course, dahil hindi pa applicable ang face-to-face, blended learning po tayo online. Yan. So again, thank you very much and have a good night. Ikaw ba'y naapektuhan at namumroblema sa panahon ng pandemya? Pwes, hindi ka nag-iisa! Worry kayo! Dahil kagaya ko, natagpuan ko na ang isang negosyo na makakatulong ng malaki para tayo maging happy! Ito ay ang Shamay King Online Franchise! Shamay King ay kilala sa industriya na may 14 years experience sa food cart franchise business. Wow. Mayroon ito more than 1,000 outlets nationwide at may kasama pang 4 ibang franchise concepts under the JC Worldwide Incorporated